Okay, magandang umaga sa inyong lahat. So my name is Engineer Reggie Marinay. Welcome to MPHT Review and Training Center. So MPHT Review Center, which means Marinay's Powerhouse Team Review and Training Center. So good morning po sa inyong lahat. Today we are going to discuss the Master Electrician Fundamental Course, the Direct Current Circuits regarding series and parallel circuits, no? So once again, so ang aking pong pangalan, ako po si Engineer Reggie Marinay. Just call me Kuya Reg, no? Para naman may maituturing na kuya sa field, no? Ng electrical engineering or electrical technology field, no? Sa field ng electrical, no? Para pagka may sinabing si Kuya Reg, ako na 'yon, no? So I want to be your kuya, your younger older brother, no? So that if you have some problem, you may consult us, no? You may consult me, may mga tanong kayo. So, kuya, paano ba to? Patulong naman, ganito, ganyan. And we are here to serve you guys, no? So, ang mga a-attend po dito sa ating Zoom class ay magkakaroon ng malaking chance para makapag-avail ng 50 up to 100% scholarship program sa ating RNE review na gaganapin sa November 29 ng ating pasimula. Para sa April 2021, Master Electrician Board Examination. Kaya kayong mga nasa Zoom class, so meron na kayong one step ahead sa ating mga viewers, no? Mapanood man ito sa YouTube o sa Facebook, ano? So, iba pa rin yung nasa Zoom class, okay? Sige, mamaya, right after nung ating video recording o ating klase, huwag mo nang aalis yung ating nasa Zoom class. Okay, tayo magpasimula na. So, ang topic natin, mga kawerpa. So, I will just call you kawerpa. Sino ba first-timer sa inyo? Taas nga kamay, meron ba? Ah, wala. Okay, sige. Ano ibig sabihin ng kawerpa? O, sige nga. Ano? Brother Sherwin, ano ibig sabihin ng kawerpa? Ikaw nga mag-recitation? Sige nga. Spotlight mo yan. Spotlight mo. Pag tinawag ba natin kawerpa, ano ibig sabihin? Sige nga, tingnan natin kung naintindihan ni Brother Sherwin ng ano. Ba? Ha? Ano po yun eh? Kawerpa. Ano yung kawerpa? Kapower. Kumbaga, parang ano, kasama, kapatid sa ano, powerhouse. Yung mga nag-aaral o nagtatrabaho po sa ano, may kinalaman po sa electrical. Yun. Okay. Hindi lang sa powerhouse yan ha, brother ha. Hindi lang sa powerhouse. Okay. Sa buong electrical field. Pag sinabing kawerpa. Whether, electrical field. Whether ikaw ay naka-enroll sa ibang review center, kawerpa pa rin kitang matuturing. Okay? So, ganun yan. No? Kahit kayo nasa ibang review center, willing pa rin akong ang powerhouse ay tulungan kayo. No? Okay? So, in fact, marami tayong mga attendees before sa ating mga pre-webinar. Hindi naman sila nag-e-enroll sa powerhouse, pero sila'y nasa ibang review center. Welcome din po kayo. Willing namin tumulong sa kapwa, especially this time of pandemic. No? Kaya namin ginagawa ito to reach everyone. Okay? Hindi po madaling effort to on our part. Libre po ito, although kami ay may malaking gastusin sa paggagawa nito. Okay? So, we are just hoping na a small percentage, no, makapagtiwala sa atin, magdire-diretso, malay natin, mag-enroll sila sa ating mga paid webinar or ating mga paid review program. Okay, so sige, para hindi na tayo magtagal, so punta tayo dito, partner. Okay, so I'll be discussing, so na-discuss natin last time about the Ohm's Law, the Watt's Law, okay, then some mathematical ideas in Master Electrician, yung ginagawa sa RNE, yung mga importanteng mathematics sa RNE, diniscuss natin last time. Okay, punta muna tayo sa DC series circuit. Okay, so DC series circuit, the circuit elements are said to be connected in series when they are all carry the same current. Ibig sabihin, pag sinabing series circuit, they all carry the same current. O, tingnan natin yung figure natin. Ito, mga kawerpa. Ito yung series circuit. The same current flows through all resistances. So, pare-parehas lang yung kuryenteng dumadaloy. Let's say, ito yung baterya natin. Okay? Ayan yung battery natin. So,
Negative yung maikli, positive yung mahaba na terminal ng battery natin. Then meron tayong R1, R2, and R3. They are all connected in series. Yung total na kuryente, pag sinabing total current, siya yung mismong kuryenteng nanggagaling dun sa source mo, which is your battery, okay? Na siya rin naman ang dumadaloy kay R1, kay R2, kay R3. Okay? So, equal lahat yon. Kaya sinabi niyang same current flows through all the resistances. There will be a voltage drop across each resistance. Ano sir yung voltage drop? No? Ano yan kuya, yung voltage drop? Yung voltage drop, siya yung voltaheng kinakain nitong resistor R1, R2, and R3. No? Halimbawa, meron tayong tester. May voltmeter tayo. Kinukuha niya yung voltage sa V1, V2, and V3. I-add lang natin lahat yon. So, yun na yung ating total voltage source. No? Okay, sige. So, punta tayo sa next slide. Equivalent resistance of a series circuit. Okay, paano ba nag-come up dyan? So, punta tayo sa ating whiteboard. Okay, sabi natin kanina, meron tayong V total that is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay? So, by Ohm's law, ano ba ang V? V is equal to I. So, this is total. So, puro total yon. So, ganun din dito. V1. So, that will become I1, R1. O, ano yung V2 natin? We have I2, R2. O, V3 natin? I3, R3. Okay? So, ayun siya. Ngayon, since equal lang naman lahat ng kuryente by algebra, pwede mong cancelin yung total current. No? Ayun. So, ang mangyayari, our R total, simply R1 plus R2 plus R3. So, ibig sabihin, i-add mo lang lahat ng resistance. So, napakadali, no? I-add lang natin lahat. So, yun ang ibig sabihin ng equation natin dito sa ating PowerPoint, no? So, then, okay. Ready na agad tayo mag-solve ng mga board exam questions sa RME, no? Okay, sige, punta tayo dito sa number 1. May ilang-ilang piraso nga dyan, kinuha ko sa board exam ng REE. No? Huwag kayong magulat, no? Kayang-kaya natin ang exam ng REE. Okay? Yung ilan doon. No? Papakita ko rin sa inyo. Pero syempre, more on pang RME yung ating isosolve ngayong araw. Okay, sige, for number 1 tayo, mga kawerpa. Let us read first the problem. Okay, the problem, a load of 10 ohms was connected to a 12 volts battery. The current drawn was 1.18 amperes. What is the internal resistance of the battery? Okay, so sa isahin natin ha. So meron daw tayong load konektado sa battery. O tandaan natin mga kawerpa, ang baterya may tinatawag na internal EMF. Okay, ion, kaya yung E. Ano ulit? Internal EMF. Sabihin, internal sa loob. Tapos, meron din siyang internal resistance. Sa loob yan ng baterya natin. Okay? Diba, dalawang klase ang battery. Isang primary cell at isang secondary cell. Okay? So, yun yung ating mga battery. No? Okay. So, this is our resistance. Ito yung R natin. Okay? So, we have here our load. Ito yung load resistance mo. A load of 10 ohms. Okay? So, meron tayong 10 ohms. A load of 10 ohms was connected to a 12 volts battery. So, lagyan natin. Sige, ayusin natin to. Lagyan natin ng 12 volts battery. Ayan. The current was 1.18 amperes. So, ito yung kuryente natin. 1.18 amperes. What is the internal resistance of the battery? So, ano daw yung internal resistance ng battery natin? Ito, mga kawerpa, yung hinahanap. Yan, sabi sa RME board exam.
No, pang RME ito, ito yung lumabas sa RME. Siguro mga 2 or 3 years ago lang po itong problem na to na lumabas. Okay. Alam ba ninyo ito? Actually, a simple Ohm's law will do. Okay. Ano ba yung Ohm's law pinag-aralan natin last time? Total current is equal to the total voltage over total resistance. Okay? So, ganun, ha? Okay. Ano yung I ulit? May Ohm's law? Sige. Sherwin, ano yung I? Hello, Sherwin. Ano yung I? Spotlight mo siya. Spotlight mo. Para sikat. Okay. Ano yung I, Sherwin? Current po. Ha? Current. Current. Okay, tama, no? Not current, ha? Pag nag-pronounce tayo, tuturuan ko kayo ng pronunciation, ha? Yung iba kasi pinopronounce to, current, current. Current. It's not current, ha? It is current. Okay, ito. Ito yan. Ito ang tama, ha? Current. No? Gusto nyo mas social, lagyan mo pa ng H dito, ha? It's not current, it's current. Okay? Sabihin nyo nga lahat, current. Current. Sige nga, sabihin nyo nga, Mark Anthony, ikaw. Sabihin mo nga, current. Current. Ha? May H ba? Current. May H. May H. Pag walang H, ano, kapampangan current. Yun. Okay. Okay, ano to, ano to? Mark Anthony, ano to? Ano tong V? Ano yung V? Voltage. Ha? Voltage. Ah, is lang ah. Okay, yung iba kasi tinatawag voltage eh, no? Voltage. It's not voltage, ha? It is, pag pinronounce mo, ganito, ha? Para medyo social, no? Voltage. Ah, sabihin nyo nga, voltage. Okay. Voltage. Oh, yun, yun. Pakita mo, para kang Australiano. Okay? Para kang Briton, Mark Anthony. No? It's not voltage, it is voltage. If you are to say acknowledgement, do not say acknowledgement. It's acknowledgement. Okay? And of course, our R is our resistance. Resistance. Okay, now. So, let us apply this in our problem. Sino ba yung total current? Siya naman yung current I, walang iba. Iisa lang yung kuryenteng dumadaloy. Sino ba yung total voltage? Tandaan nyo, siya yung source voltage na E. Sino naman, sir, yung total resistance? Yung load resistance at saka yung internal resistance. So, ano ba connection ng dalawa, sir? Ano connection ng dalawa? They are simply connected in series. Yon, kaya ang topic natin, series circuit eh. Itong big R, okay, paki-close up. No, naka-series dito sa small R natin. Okay? Okay, naka-series 'yang dalawa. In fact, no, ang katotohanan ay iisa lang ang kuryenteng dumadaloy. Siya yung current I. Kaya ire-represent mo 'tong equation natin dito. Okay? Dito, okay? So, we have R plus small R. Okay? So, ayan. No? Okay, sige, substitute natin, ha? Ano yung kuryente natin, mga kawerpa? 1.18. Okay, pasok. Ano yung E natin? 12 volts. Ano yung big R? Siya yung load resistance na 10 ohms. Okay, then plus small R, no? Sige. Ano muna tayo? Medyo mag-long method muna tayo ng konti, no? Alam ko, alam niyo na ibig ko sabihin dito eh, no? Kung meron tayo ng calculator natin. Pero assuming wala muna tayo noon, punta tayo dito. So, konting algebra lang. Okay. So, ito, lagyan ko lang ng parenthesis, i-cross-multiply ko doon. So, ano mangyayari, sir? So, 1.18 times 10 plus R. So, that is equal to 12. O, 1.18 times 10. So, that is 11.8. O, plus 1.18 times R,
1.18 R. That is equal to 12. Okay. So, ano pa? O, meron ta. Ganito, mga ka-wear pa. Itong positive na 11.18, so, ang gagawin natin ay ililipat natin, itatranspose natin, no? Okay. So, okay. So, ganito ha, mga ka-wear pa. O, tingin mabuti ha. Tingin ha. So, yung 1.18R, kukopyahin ko muna yon. Okay. So, yung 11.8 natin, ililipat ko dito sa kabila. So, positive siya, magiging negative. So, this will become 12 minus 11.8. Okay. Gamit na tayo ng calculator dyan. 1.18 to. So, ano ba yung 12? No? So, 12 minus 11.8. O, ano yun? 0.2. Ba? 0.2. 0.2. O. Ano gagawin mo dito? Ibababa mo itong 1.18. So, yung R mo, that is equal to 0.2, okay, over 1.18. So, yung R natin, so, saan siya equal ngayon? O. 0.2, use your calculator, over 1.18. Okay, ang answer natin ay, o, ira-round off natin sa 2 decimal places, 0.17 ohms. Okay, naalala nyo ba last time, no? So, yung unang topic natin is rounding off, di ba? Nagra-round off tayo last time. O, sandali nga, gamitan natin ng ano, para doon sa mga absent last time. Okay? So, yung mga absent last time, no? So, nasa YouTube naman yan, ang topic, RNE Math, no? Gagawa ako ng, ano, mga ka-werpa, ng playlist. Ang title niya, RNE Fundamental Course. Para kahit nasaan kayo, basta may internet kayo, o may load kayo, pang YouTube, mabubyo nyo kung ano yung mga subject na kailangan aralin sa RNE Fundamental Course. Okay ba sa inyo yun, guys? Thumbs up ma, kung okay sa inyo yun. Kasi sa dami ng video na ina-upload namin, eh ano ba yung appropriate para sa akin? Ano ba yung nababagay? Kasi RNE lang naman ako eh, pang-engineering na itong tinitingnan ko. No? Misan kasi ganun, di ba? No? Aral ka ng aral, mali pala yung inaaral mo. So, gagawin ko, gagawa ako especially for you. Okay? Ganun kayo ka-special sa amin. No? Ilalagay natin sa YouTube playlist. Ibig sabihin, para siyang folder, lahat ng subject o dapat aralin sa RNE Fundamental Course, ilalagay ko po doon. Kaya kahit absent ka, hindi mong ma-review ulit. Okay? So, siya nga pala, mga ka-aware pa, kung kayo'y nag-aspire, lalo na para sa ating scholarship, at syempre, para sa certificate din, may mga requirements na kailangan i-fulfill dyan. No? So, mamaya, i-discuss ko po sa inyo. So, o sige, mag-konting mathematics muna tayo. Kasi dapat marunong kayong mag-manipulate ng equation. So, halimbawa, AB is equal to CD. O, ito ha. O, basic to ha, basic. Kaya ayoko ang electrical engineering dito eh. Baka meron sa inyo, graduate ng BSEE ha, hindi po qualified. At least technology, pababa, no? Graduate kayo ng electrical technology, pwede kayo dito. Undergraduate ng technology, pwede rin kayo dito. No? Pero kung kayo ay present electrical engineering student o kaya EE graduate, hindi po pwede kayo sa program na ito. Okay? Doon kayo sa rest study kasi merong program para sa inyo. Okay? Doon kayo mas fit sa rest study electrical engineering. Although yung mga first few subject, medyo similar naman, no? Yung mga basic. Pero habang tumatagal na yung REE rest study, hindi na pwede ang RNE doon. No? Yung mga first few subject, pwede po ang RNE doon, no? So, ito ha. Tingin kayo dito, paano to? Lalo yung ganito, boring na to sa mga electrical engineering. Kasabihin nila, dinedegrade natin sila, no? Kaya it's better na wala na lang sila dito sa ating ano muna. Kasi pang master electrician ito, no? Para ito sa mga high school graduate din.
no? Katulad ni Mark Anthony. Tama ba, Mark Anthony? High school graduate ka na nag-TESDA, no? Nag-aral ng technical, ng mga short course. Okay, sige. So, ito na. Paano mo isosolve yung A? Sige nga. How to solve for A? Anong equation ni A? So, ang gagawin mo, A ang hinahanap, ano equation ni A? Yan ang tanong. Ibababa mo lang si B. So, ang mangyayari, CD over B. Okay, o sige, kunin mo naman si B. O, paano mo kunin si B? So, hawakan mo si B. Huwag mong gagalawin. CD, CD over A. Di ba? Okay? I over A. Ano? Kasi pag kinross multiply mo, babalik siya dito, di ba? O, kuhanin mo naman si C. O, aware pa, paano si C? A, B. Okay? Sige nga, ikaw nga magdikta sa akin, Mark, Anthony. Sige nga. Tignan natin kung masasagutan to ni Mark. Yes, sir. Sige, Mark Anthony. A, B, over D. Ah, o, dali ah. Oh, A, B, ano? Sige nga. Letter, ano yung, paano mo kukuhanin yung C? Mark Anthony. C. Ano, ano? C is equals. Ay, napupo. C is equals to A, B over D. A, B over? Over? D. D. D is a D. Ayun. Okay, sige, sige. Ayun, di ba? Pinalakpak. Palakpakan nga natin ulit. Load. Okay. Sige. Congratulations, Mark Anthony, ha? Okay. Sige, tagain mo lang at malaki ang chance mong maging scholar, no? Makalibre. No? Sa aming face-to-face, alam nyo ba kung magkano ang regular price ng RME Review and Refresher Course? That is 16,000 pesos, no? So, malaki ang chance, no, ninyo na makalibre ng 16,000 pesos worth of RME Review and Refresher Course. Okay. Sige, so, punta tayo sa next problem, partner. Okay, dito. RME board number 2. Lahat resistance of an incandescent lamp is 10 ohms and the rated voltage is 50 volts. Find the series resistance required to operate the lamp on, this should be on 80 volt supply. Okay, sige, i-sketch natin dito sa ating board. Meron daw tayong incandescent lamp, no? So ganito, ito-drawing ko na siya, mga ka-werpa, ha? Oh. So, meron tayong incandescent lamp. Yan. Tandaan nyo, ang incandescent lamp, may resistance yun, ha? Yan. Ito yung lamp mo. Aware pa. Yan. Tapos, i-o-operate mo daw siya. Oh, pero may rating siya, ha? Mga ka-aware pa. Ano, ano ang rating niya? Lahat resistance. Okay, 10 ohms. Dito na lang. Resistance ng lamp natin ay 10 ohms. Yan, given yun, ha? Tapos, the rated voltage is 50 volts. Voltahin ng lamp natin, 50 volts daw yun. 50 volts. Find the series resistance required to operate lamp on 80 volt supply. So, 80 volts yung supply. Ano daw yung series resistance? Yan. Okay, ha? Sir, ba't kailangan magkabit ng series resistance RS? Kasi, masusunog yung lamp pag nirekta mo sa 80 volts. Bakit, sir? Kasi ang rating ng lamp natin ay 50 volts lang. Okay? Pag wala kang, kailangan mong gumamit ng series resistance para hindi masunog o masira yung lamp mo. Okay. So, natural, series circuit lang po yan. Okay? Tandaan natin na naka-series lang yan. So, ito yung kuryente natin. Dire-diretso lang naman yung kuryenteng dumadaloy. At tandaan po natin na meron tayong voltahe dun sa lamp. Halimbawa, meron kang voltmeter dito. Itatap mo dun sa lamp. May tester ka.
Okay. So, ibig sabihin, gagamit na tayo ng equation, no? Dito. For the meantime, tingnan muna natin. Makukompute natin yung IL. O ano ba yung IL, sir? So, ang IL natin is equal to BL, syempre, Ohm's law, 50 over RL, 10. Okay, so 50 over 10, that's equal to 5 amperes. Ibig sabihin, 5 ampere yung dumadaloy dito. Okay? Sabi natin sa series circuit, yung mga voltage drop equal dun sa source voltage. Diba? Ano ba yung voltage drop natin, mga kawerpa? Tawagin natin siyang VS, source voltage. Ano equation natin lalagay dito? VS, that's equal to VL, okay, plus I multiplied by RS. O ano ba yung VS natin, mga kawerpa? No? Ano ba yung VS natin? 80 volts. Okay. 80 volts. That is equal to BL. Ano yung BL natin? 50 volts. So, plus, ano yung I natin? Ayun. 5 amperes. Tapos, meron tayong RS. Okay? Alam niyo equation na to, ang tawag, may tawag kami diyan sa powerhouse. No? Ang tawag namin diyan PCL. PCL. Ano sir yung PCL, no? Powerhouse chap-chap law. Ano yung powerhouse chap-chap law, sir? Oh, ganito. Bakit chap-chap? The voltage here plus voltage here is equal to the voltage here. Nakuha nyo? Ulitin ko ha. The voltage here plus voltage here is equal to the voltage here. Nakuha nyo? Ulitin ko ha. The voltage here, ano siya? BL plus the voltage drop here. Ano yung voltahe dito? Ayun. IRS. Okay? Is equal to the voltage here. Ano to? Source voltage, 80 volts. Ibig sabihin, chap-chap-chapin mo. Yung voltage sa load plus voltage drop dito sa resistance RS equal siya sa source voltage. Siyempre, siya yung pinakamalaking voltage kasi siya yung source. Ika nga, kumbaga sa ano, siya yung generator mo, no? Okay, kumbaga sa AC. So, ganun ha, mga kawerpa. Okay. O, ganito ngayon. O, solve natin to. Okay. O, tingin mga kawerpa, itong equation natin dito. So, we have here, o, ita-transpose ko. 80 minus 50, that's equal to 5 RS. Okay. Unahin ko lang yung 5 RS. Pwedeng balik ta rin yan. O, ano yung 80 minus 50, kawerpa? 30. Okay. By mathematics, ano RS mo? 30 over 5. Bababa mo lang yung 5. So, therefore, our RS will be equal to 6 ohms. That is the answer in the RME board exam, no? Okay, but wait, there's more. Pwede mo yung solvein using our calculator. Meron na ba kayo ng calculator natin? Wala pa. Sino meron na? Yun, iilan lang ang meron. Ayun, si yun, very good. Meron, meron yung iba, meron na. Okay, very good, ha? O, Chin, yan ba yung ano? Di ba sa akin ka bumili ng calculator? Thumbs up naman, para maniwala sila. Ayun, ha? I-ano mo nga si Chin? I-spotlight mo nga para sikat. Okay, Chin. O, pakita mo naman yung calculator. Yan kasi ang latest model. O, pakita mo, Chin. Ayun, second edition. Yan yung binili mo sa akin. Tama ba? Ayun, okay. So, alam nyo si Chin. Thank you, Chin. Si Chin ay taga Mindanao pa siya eh. Saan nga ba sa Mindanao yan, Chin? Sorry ha, nalimutan ko eh. Alam mo ta? Davao del Sur. Davao del Sur. Ayun. Davao del Sur. Taga Davao del Sur siya. So, yan. So, sana mer kung kayo'y mag-RME, the best na po ang gamitin nyo yung... Actually, second edition yan eh. Yung first edition, parehas lang po ng function. Nag-iba lang yung itsura.
actually, magsisimula doon sa 991. Ito po yung 991 yung hawak ko. Ginawa nila, tinanggal nila yung solar power. Kinangalanan nilang 570 ES Plus. Casio FX 570 ES Plus. First edition yon. Yung hawak ni Chin ay yung pinaka-latest second edition. Ayan. So, we are on sale of that calculator. So, PM lang po kayo kung kayo'y may gusto nyo pong umorder ng ating calculator na iyan, no? Okay? Yan po. Okay, so this is the best calculator na magagamit ninyo, no? Parehas lang po ng function yan, yung hawak ni Chin na 570 ES Plus second edition, yung first edition, at saka ito. Pare-parehas lang po kung paano pipindutin sa calculator. Kasi pinakamaganda pong gamitin ito ngayon, no? Kasi shortcut lang talaga, napakaganda. Lahat po ng engineering students, iyan po ang gamit. No? I say all. The best po kasi yung calculator na yan. No? Okay? Yung mga magbo-board exam, ha, ang ibig kong sabihin. Engineering, RME, yan po ang highly recommended. Okay, sige. I-apply natin dito yung ating calculator. O, tingin dito, aware pa. Paki-close up to. 80. Ganito, pindutin nyo lang yung 80. Tapos, press alpha, calc. Mangyayari, lalabas 80 equals. Okay? O, isusulat ko yung command, ha? Ulit. 80, then you press alpha, alpha, calc. 80, press alpha, calc. Lalabas yung equals, tama? Tapos, pag sinabi kong calc, C-A-L-C, yung nasa ilalim ng shift. Okay? Tapos, press mo lang 50. Pindutin mo 50. And then, plus 5. Ah, dito, ah, continuation to. Plus 5. Ngayon, yung RS, papalitan mo siya ng variable X. Hindi multiplication process yun, ha? Variable X. Paano lalabas yung variable X? 5. Then, pindutin nyo lang alpha. Alpha, close parenthesis. Pag pinindot mo yung alpha, close parenthesis, lalabas yung variable X, malaking X. O, sige, try natin. Okay, 80, alpha calc, 50, plus 5, tapos alpha, close parenthesis. So, ito na magiging display sa calculator, tama? With an X, ha? Okay? O, tapos pindutin nyo lang, shift, calc equals. Ayun. Okay, pindutin nyo. Shift. Okay, sa taas yung shift, ha? Sa yung nasa left most, upper most corner. Sa yung shift, yung katabi ng alpha. Pindutin nyo. Shift, calc equals. So, lalabas yung sagot mo na 6. May makikita kayong X is equal to 6. Yun lang ang titingnan nyo dyan. Okay? Ayun, nakuha ni Chin. Thumbs up. Okay, sige. So, hindi mo na kailangan mag-manipulate nung ganito na mahaba. No? Okay? O, sige, next problem tayo. Okay, letter C ang sagot. Ha? Kita nyo, ha? Para walang daya, makita nyo nasa choices. Okay, next tayo. Number 3 problem. Okay, it says in our problem that 2 115 volts incandescent lamps A and B are connected in series across 230 volts source. If lamp A is rated 75 watts and lamp B is rated 50 watts, determine the current drawn by the series connection. Okay, sige, isa-isahin natin, ha? Oh, number 3 tayo.
There are two 115 volts incandescent lamp. I-drawing natin siya. So, meron daw tayong dalawang incandescent lamp. Oh. Okay, so, konektado ito sa baterya. Okay? So, meron tayong lamp A, lamp B. Okay? So, ang rating ng lamp A, 115 volts. Ganon din ang lamp B, 115 volts. Okay. So, konektado sila sa 230 volts, ha? Ito yung total voltage. 230 volts. O, lagyan natin, V total. Ayan siya. Okay. So, lamp A is rated 75 watts. Then, lamp B is rated 50 watts. Determine the current drawn by the series connection. Ito. Ito yung nahanap. Yung total current natin. Okay, by Ohm's law, ano ba ang total current ulit? Okay, our total current is equal to V total over R total. For V total, no problem, we have already 230 volts. What about the R total? Okay, our R total simply equal to, syempre, series connection, RA plus RB. So, ganun. Okay, given yung power, given yung voltage ng lamp natin. Okay? So, paano natin isosolve yung resistance? Okay, so, di ba may formula tayo last time, binigay ko sa inyo to. Power is equal to V squared over R. Tama? Okay. Paano mo kukuhanin yung R? Pagpalitin mo lang ng pwesto yung P at saka R. Kaya, mangyari R that is equal to V squared over P. Okay? O, unahin natin si RA. Okay. Ano yon? Si RA, so A to, ito A, ito A din. Okay. Kunin natin si RA, saan siya equal? Ano yung BA mo? 115 squared. Okay, pindutin na sa calculator, ha? Tapos, di-divide natin sa PA, which is 75. So, that is equal to what? Saan tayo equal? Diyan. Okay? Solve natin. 115 x squared. Pindutin nyo sa calc. Tapos, divided by 75 equals yon SD. Okay. So, my answer here is 176.33 ohms. Ulit. Pindutin nyo sa calc. 115. Then, you press x squared. Asan yung x squared, sir? Andon, nasa ilalim ng replay button, no? Meron tayong replay button, yung pinakamalaking replay, button. Pinakamalaking replay. Nasa ilalim niya yung x squared, makikita nyo. Ayan. So, pindutin nyo lang, 115 x squared. Tapos, you press now, divided by 75. Oh, pindutin nyo na yon. Okay. Then, you press now equals. Then, ito lalabas. Gets ba? Thumbs up nga kung naintindihan ako. Sino nakaintindi sa akin? Thumbs up nga. Oh, nasundan ni Marco. Alam mo, high school graduate yan, ha? Kung naintindihan ako ng high school grad, natitiyak ko, naintindihan din ako ng mga college level, no? At saka yung graduate, college graduate, lalo na. Okay? Liba nala kung di ka nakikinig dyan. Di ba, no? Makinig ka. Makinig lang kayo. Madali lang ang topic natin. Basta nakikinig. No? Chicken na chicken lang, no? Okay? Ulit. Pindot sa calc. Kung wala kayong calc ngayon dyan, no? Murder kayo. Baka naman pwede. Kawerpa sa amin na kayo bumili, no? Diba? So, okay. So, we have 115
115, okay, x squared divided by 75 equals, ayun. Okay, pag in-equals mo, ang lalabas kasi ay 529 over 3. Tama? Pag lumabas yan, no problem, pindutin mo yung S to D. Pag may nakita kang S to D, ano ba yung S to D? Nandyan siya, nasa itaas lang siya ng button na Dell. Tingnan nyo, di ba? AC. Katabi niya yung AC. Ito yung AC. Asan yun? Ito to, partner. Ito yung AC, ito yung Dell. Ito yung S to D, nasa taas nung Dell. Okay? Pindutin mo lang yung S to D. Okay, lalabas na kagad yung 176.33. Lalabas na kagad yung resistance natin. No? O, sige, punta naman tayo, ha? Mga ka-werpa, punta tayo kay RB. Ano ba yung RB natin? Ano yung RB natin? So, ang RB natin ay 115 squared over 50. O, ganun din. Same procedure nung ginawa natin kanina. O, sige, value na lang, ha? Okay. Ulit, we have 115 x squared divided by 50 equals. Oy, lalabas dito, 529 over 2. Ayun. S to D naman. Ayun. Pag pinindot mo yung S to D, which is 264.5. Ayun. O, sige, kunin na natin yung total resistance. RA, oh, itatype ko na kagad, ha? Hindi ko nasusulat kasi sinulat ko na dito. Ano ba si RA? Ulit. 176.33 plus. Okay, sabi sa formula na to, plus. Ito. 264.5. Okay, equals. Okay, S to D ulit para makita mo yung decimal. Ayun. 440.83 ohms. Okay, nasundan ba 'yon mga kawerpa? Sino ba nakasunod sa akin diyan? Ayun. O di madali na natin makukuha mga kawerpa ang total current. Ano total current natin, kawerpa? Ano ang total voltage natin? 230. 230 then divided by 440.83. So ang ating total current ay ano yon? 230 divided by 440.83. Okay, 0.52 ampere. Okay? So, ito ang ating final answer. Mga kawerpa, no? Okay, so ganun ha? Wait lang, wait ha? Okay, so ang ano sagot natin? Ano sagot natin? Letter? Ano sagot natin? Letter A. Okay? 0.52. Okay, mga kawerpa, kukonek po tayo sa ating Facebook Live. Antabay lang tayo saglit.
Okay, so to our viewers sa ating Facebook Live, magandang-magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat. So this is Marina's Powerhouse Team Review and Training Center. So we are discussing, no? Welcome po sa inyong lahat, sa ating mga late viewers. Welcome po, no, sa mga viewers natin sa Facebook Live, no? So live na live po tayo ngayong araw na ito ng Linggo. So today is September 13. Yan, mga ka-aware pa, September 13, 10:30 a.m. no, sa aming Rilos. So magandang umaga po. So we are discussing direct current circuits for Master Electrician. Okay, so series and parallel circuit po ang ating dinidiscuss. So ituloy po natin yung ating lesson for today. So we'll be solving problem number 4. Okay, so we have here a barangay power station supplies 60 kilowatts to a load over 2,500 feet, 100 square millimeter, 2-conductor copper feeder, the resistance of which is 0.078 ohm per 1,000 feet. The busbar voltage is maintained constant at 600 volts. Determine the load current. Okay, sige. Isa-isahin natin, mga ka-aware pa. So, dito, given tayo ng power station. No? Assume to be DC yan. No? Kasi, ang topic natin, direct current. So, meron tayong barangay power station. Okay, so ito po yan. Tapos, meron tayong load konektado sa feeder line. So, i-represent natin ang feeder line. Parating may resistance yun. Okay, so meron tayong load dito. Okay. So, itong resistance natin, yung series resistance natin kanina, so I will make this as RF. Okay, meaning feeder resistance. Feeder conductor, ika nga. No, pag sinabing feeder resistance, RF, actually, may resistance yung itaas, meron ding resistance yung ibaba. So, kumbaga, kinoconsider ko na dito na dalawa na to, itaas at ibaba na yan. Okay. Meron tayong source voltage dyan. Okay, so, okay, balikan natin yung PowerPoint, ha? A barangay power station supplies 60 kilowatts. So, ilagay natin yung given natin dito. So, PL is 60 kilowatts o 60,000 watts. Okay? Kilo means 1,000, di ba? So, a load over. So, ito yung distance niya, 2,500. Yung distance ng load sa source yun. 1,100 square millimeter, 2-conductor copper feeder. The resistance is 0.078 ohm per 1,000 feet. Okay, so ganito, kukuhanin natin yung feeder resistance, mga ka-werpa, tingin dito. Okay, so given tayo ng 0.078 ohms kada 1,000 feet, no? Okay, ito, kada 1,000 feet. Okay, so kada 1,000 feet, so, tapos, imumultiply natin to ka-aware pa sa 2,500 feet. O, diba, cancel na yung feet. Cancel na siya. Tapos, kailangan natin siyang imultiply by 2. Bakit, sir? Oh, bakit yan, kuya? Ano sa, bakit? Kasi kailangan itaas at ibaba. Okay, so yung RF mo, ilan yon? So, isosolve natin, ha? Let us solve this.
Okay, mga ka-werpa. So, we have here, oh, calculator ha. 0.078 then times 2,500 times 2 divided by 1,000. So, ang sagot natin dyan, 0.39, diba? 0.39 ohms. Okay, oh, tingin dito mga ka-werpa. So, maglalagay ako ng voltmeter dito, BL. So, voltmeter BL. Okay, so, siya. Tapos, may kuryente tayo dito, current I. O, ayan ha, tingin ha. O, sabihin natin, IL. Saan ba equal yung PL? O, pinag-aralan natin last time yung formula ng power. So, isang formula niya, voltage times current. So, BL, IL. Kukuhanin ko yung BL. BL is equal to PL over IL. Or, sabihin natin, mga ka-werpa, ito ay 60,000 over IL. Ayun, ano? Okay. O, gamit tayo ng ano, ha? By. O, tingin ha, mga ka-werpa. By powerhouse chap-chap law. Okay. Powerhouse chap-chap law. Okay. Actually, anak-anak lang siya ni Kirchhoff's voltage law. Pag-aaralan din natin yon. Okay, yung Kirchhoff's voltage law. Anak niya yan. Si powerhouse chap-chap law. No? Ampon. No? Ampon ni Kirchhoff yan. Okay? So, paano yun, sir? Okay? Oh. Yung pinag-aralan natin last time. The voltage here plus voltage here is equal to the voltage here. So, kina-chap-chap mo eh. Kaya chap-chap law ang tawag eh. The voltage here plus voltage here is equal to the voltage here. So, paano yun, sir? So, we have our BL. Voltahe sa load mo plus yung voltage drop dito, ano yun sir? IL RF. Saan equal sir? Sa source voltage. Sa nga pala, ano source voltage mo? 600 volts. So put here the source voltage. This is actually 600 volts. Ano yung BL natin mga ka-werpa? Meron na tayo. 60,000 over IL. Oh, plus IL. Okay? Then, multiplied by, ano? 0.39. Oh. Oh, sige, kunin na natin yung IL. Oh, ito ha, tuturuan ko kayo ng shortcut sa calculator, mga ka-werpa. Kasi matagal to. Pag minano-mano natin to, matagal yan. Pero kung meron ka nung calculator natin, yung sinasabi ko sa inyo, ito. So, pipindutin mo lang sa calculator. Okay, oh, mga master ha, makinig. Mga ka-werpa, mga master. Oh, tingin. Pindutin mo lang 600. Tapos paano lalabas yung equals? You press alpha calc. Oh, yung pinag-aaralan natin kanina pa, alpha calc. Ngayon, sir, paano ko pipindutin 'to? 60,000 over IL. Yung IL, papalitan mo ng variable X kasi siya yung unknown, di ba? Siya yung hinahanap natin. So, we press now 60,000. Oh, na-press na yung 60,000. Tapos yung over. Ano yung over, sir? Oh, yung over, pag sinabi kong over, so, ang pipin, ito siya, equal siya dito. Ito yung button ng over. Pag sinabi kong over, siya yung fraction. Ito siya. Matatagpuan mo siya, nasa ilalim siya ng calc. Nasa ilalim ng calc. Okay? So, kaya over, okay. So, papalitan mo to ng X. O, paano lalabas ulit yung variable X? You press alpha, close parenthesis. Ayun na, lalabas na siya. Okay? Tapos, may plus dito, sir, ha? Okay. Ang gawin mo, punta ka sa replay button. Ito yung replay button. Replay. Tapos, pindutin mo yung arrow right. Arrow right. Ayun. Pupunta siya dito sa right. So, i-input mo na ngayon. Yung replay button, ito siya, yung pinakamalaking button sa calculator natin. Okay? So, arrow right. Tapos, plus. IL. Ano yung IL mo? Siya nga yung X. Papalitan mo to ng variable X. Alpha, close parenthesis. Okay. Then, press multiplication process.
0.39. Okay, so na-input mo na. O, pindutin mo na yung shift calc equals. Ayun, lalabas na yung sagot natin. O, i-round off lang natin. 1 decimal places. Ang sagot natin, 107.51. Okay, o, 1 lang. Sa choices natin, okay, 107, okay. O, tingnan natin dito. Anong letter ba yung sagot natin as a choices? O, tingin, mga ka-wear pa, ha? So, ang sagot natin is letter, ano, B, okay? O, ito sagot natin, ha? O, wish, 107.5. O, di ba? Parang wish FM lang, okay? So, 107.5 ang sagot natin. Okay, next topic tayo, mga ka-wear pa. Still, nasa A-series circuit pa rin tayo. Voltage divider circuit. Tingnan natin yung sirkito na to, mga kawerpa. Meron tayong voltahe dito. Applicable ito sa series circuit. Okay? So, ito yung mabilisang pagsosolve ng individual voltage drop. Ano yun, sir? That is equal to, okay, equal to total voltage V1, ha? Ibig sabihin, meron kang voltmeter dito. That's equal to V1. V1 is equal to VT, yung source voltage, multiplied by R1. Multiplied by R1 divided by R1 plus R2. Okay, ha? So, ito yung formula natin. Paano nangyari nga pala yung formula na yan, sir? O, ganito. Tingnan mo. Di ba, may total current ka dito. Tapos meron kang kuryenteng I1 saka I2. Equal lang lahat yung kuryente. Series circuit lang kasi, di ba? So, meron tayong equation. O, dito tayo. So, I1 equal siya sa total current. Tama? Okay, by Ohm's law, ano ba yung I1 mo? O, syempre, Ohm's law, V1 over R1. O, that is equal to V total over R total. Eh, ano ba yung R total natin, mga ka-wear pa? O, R1, V total over R1 plus R2. Tama? Yeah. Series lang yung dalawang resistor natin. So, makukompute mo yung V1, that's equal to V total multiplied by, ayun, R1 over R1 plus R2. So, ito na ngayon. No? Ngayon, pag kinuha mo naman yung V sub 2, ganun din, the same procedure. So, magka-come up ka, mangyayari dyan, I2 is equal to I total. No? So, dito naman, ganun din ang prinsipyo niyan. So, V2 is equal to V total multiplied by R2 over R1 plus R2. No? So, kung papansinin natin yung equation natin, o, tingin ha, kung ito ay 1, dapat itong nasa taas na to R1. Kung ito ay 2, ito R2. Okay, para hindi tayo malito doon. No? Hindi tayo malilito. Ayan, yan yung ating equation. Para hindi tayo malito dyan, mag-example kagad tayo. Okay, mag-example tayo. O. Pero yung example ko, tatlong resistor to, ha. So, we have three resistors, 2, 4, 6 ohm in series. 2, 4, 6 ohm in series. Connected across a DC supply of 24 volts. Find the voltage drop in each resistor. So, ang hinahanap, kung meron ka mga voltmeter dito, ang hinahanap, V1, V2, V3. Okay? Itatap mo yung mga tester mo dyan. Ah, sige, sundin natin yung formula natin. O, kukuhanin natin yung prinsipyo. O, ito yung prinsipyo. Hindi nyo kailangan i-memorize tong formula natin.
Kabisote, labas natin doon. Prinsipyo ang i-memorize natin, yung principle niya. Pag kinuha mo yung B sub 1, saan equal yun, sir? B total. Ano ba yung B total mo? 24 volts. Multiplied by the opposite resistance. Ano ba opposite? Ibig sabihin yung katapat niyang resistance. O, syempre, 2, di ba? Sino yung sinusukatan mo na voltahe? Yung voltage ng 2 ohms, di ba? So, put here 2. O, over what? The total resistance. Ano ba total resistance mo? 2 + 4 + 6. O, computing natin, mga kawerpa. O, tingin dito. O, 24, 2 over 12. O, madali na to. Computing na natin sa calculator yan. So, meron tayong 24 times 2 divided by 12. O, diretso na sa calculator yan. Ang sagot natin, 4 volts. 4 volts. Ayun. O, punta naman tayo kay B2. O, B2 naman tayo, mga kawerpa. That's equal to the total voltage, 24, multiplied by, sino yung opposite resistance mo? 4. Put here 4. Sino yung total resistance natin? O, yun din. O, yung 12. I-add mo lang yung 3, di ba? Ayun. O, ano sagot dyan, mga kawerpa? 24 times 4 divided by 12. 8 ang sagot natin, no? 8 volts. Ayan. Okay, oh, B3 natin, mga kawerpa. Ano yung B3 natin? Ang B3 natin, again, total voltage natin, 24. O, opposite resistance, 6. Okay? Tapos, we have 12 as our total resistance. Makinig ha, sa ating mga nasa Zoom class, no? Mga nag-aspire ng diploma o certificate natin at, no? Okay, magkakaroon tayo ng examination. Kaya dapat makikinig kayo, no? Para tayong nasa school, isipin nyo ha? Okay, yung mga uma-attend mismo sa Zoom class. Okay? Yung mga nasa Facebook Live po natin, inaanyayahan namin kayo mag-join sa ating pong Zoom class. Okay? So, marami pong advantage ito, no? Isa po dito, yung you will get a chance to avail our 50% up to 100% scholarship in RME review and refresher course, no? I say 50%. Okay, depende kasi sa magiging qualification mo or result ng mga exams and attendance, no? I-check namin lahat 'yan. So, review course lang malilibre sa'yo. Pero kung maganda ang mga resulta ng attendance, ng examination mo, review na, pati refresher, no? So, 100% discount ang mangyayari, no? Wala ka nang babayaran doon, no? Totally, pag 100% scholarship ka na. Okay? At saka, basta, marami pa po. Babanggitin po natin mamaya after the class doon sa ating mga nasa Zoom class po natin. Okay. 24 times 6 divided by 12. Okay, the answer is 12 volts. 12 volts. Okay, mga kawerpa, ano sagot ngayon natin? Ang sagot natin dito, 4, 8, 12. 4, 8, 12. Okay, so the answer will be letter... Okay, nakikita ba nila? Okay, para walang daya, no? Makita nila. Okay. Letter B. Okay, mga kawerpa, punta naman tayo sa next topic natin, which is the parallel circuit, no? Parallel circuit. Huwag kayong mag-alala kung hindi nyo na-catch up yung pagkopya ng lesson. So, ilalagay namin to sa YouTube, sa aking YouTube channel. Pwede nyo, you can watch this over and over again, no? Pwede nyo paulit-ulitin, panoorin para ma-master nyo yung mga topics. O, isa pang advantage, no? May access kayo dun sa mga videos natin. So, gagawa tayo ng playlist, no? So, well-informed na kagad kayo sa lahat ng activities na yan. And I hope na sana po
mag-invite kayo ng inyong mga kaibigan, kaklase, katrabaho, pati kaaway mo. Anyayahan mo na, no? Sabihin mo sa kaaway mo, oh, para matuto ka naman, no? Ang hirap mong umunawa eh. No? Sabihin mo. Okay. Sige, oh, punta tayo sa parallel circuit, mga kawerpa. Parallel circuits are circuit elements are connected in parallel when the same voltage is common to all of them. Yung sa series kanina, yung pinag-aralan natin, di ba, same current. Pag parallel, same voltage. Okay. Oh, punta tayo dito. Ito yung parallel circuit natin, mga kawerpa. So, ang sabi dito, so, the voltage across each resistance of the parallel combination is the same. Kung ano voltahe sa source mo, yun din yung voltahe dito, V1, V2, V3. No? Diba sa building natin, ang mga load natin, ilaw, yung outlet, no? Meron kang appliances, may aircon ka, may motor ka. Lahat ng yun, nakakonect, nakaparallel eh. Tama? Nakaparallel lang po lahat yun. Yung TV natin, yung computer natin, aircon, all of them are just connected in parallel. Ito na po yun, yung principle na inaaral natin. So, sa parallel circuit, equal voltage. Okay. There are as many current paths as the number of branches. O, dito sa example natin, meron tayong 1, 2, 3 branches. Ang tawag dyan, branches. So, ito yung mga tinatag na current paths. Ibig sabihin yung dinadaanan ng kuryente. No? So, ito yung B total, I total. Papasok siya dito. Ang tawag dito, node or junction. Ito. Tandaan nyo, ang parallel circuit, may tinatawag na node or junction. Ito, pakita natin sa board, ha? So, halimbawa, ang node or junction, node or junction. Alam nyo ba yung junction? Kung saan? Diyan yan, sa Pasig. Ha? Papuntang Rizal yan. Okay. Junction. So, meron tayo mga kawerpa. Okay. So, ito ha. Ito, R1, R2, R3. So, maglalagay tayo ng voltage source dito. V total. Okay. Tandaan nyo, pag parallel circuit, dalawa ang node o junction. Yung salitang node, N-O-D-E, or junction. Parehas lang po yun, mga kawerpa. So, yung total current natin, mga kawerpa, pag dumaan yan sa junction o sa node, mahati sa tatlo yan. So, yung total current mo equal siya sa I1 plus I2 plus I3. Parang tubo lang ng tubig yan, di ba? No? O, ito yung tubo ng tubig. May mga branches dito na mga pipes, no? Kung 9 gallons to, kung equal lahat yung kanyang diameter ng pipe, more or less, kung equal distribution, kung 9 gallons ang dumadaloy dito, kada segundo, halimbawa, o, 33 gallons dito, 3 gallons, 3 gallons. Kung equal, syempre, yung mga diameter ng pipes dito, ha? So, kung equal resistance naman to, halimbawa, kung 9 amperes to, o, divide mo sa 3, 33 ampere ang dadaloy dito. Kung equal, ha? Eh, kung hindi, paano yun, sir? O, yun nga yung i-discuss natin. Okay. So, tandaan nyo to, no? O, meron pa tayo dito sa PowerPoint natin. Basahin natin. The current in each branch is given by Ohm's law. Anong ibig sabihin, sir? Pag kinuha mo yung I1, okay, equal siya sa V1, no, meron kang voltmeter, tinatap lang naman yung voltmeter natin, tama? Pwede mong itap kay R1, kay R2, kay R3. Okay? Pag kinuha natin si ano, I1, that's equal to V1 over R1. Si I2, V2 over R2. Si I3, V3 over R3. No? So, Ohm's law lang yon. Okay. The total current of the circuit is equal to the sum of the branch currents. O, yun nga yung pinaliwanag ko sa inyo kanina.
Okay, now, oh, punta tayo dito, mga kawerpa. Sabi natin, yung ating total current equal siya sa I1 plus I2 plus I3. Okay? By Ohm's law, so we have here total voltage over total resistance. Then, ano ba yung I1 ulit? Sabi ko kanina, V1 over R1 plus V2 over R2. Okay? Plus V3 over R3. Since sa parallel, equal voltages, cancel lang yon ha, mga kawerpa. So, ano mangyayari doon? 1 over R total, that is equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, ito po ang equation to get the total resistance. O kaya, kung aayusin pa natin by algebra, lalagyan natin to ng parenthesis, mangyayari dyan, pagpalitin mo ng pwesto itong nasa parenthesis at nasa R total, pagbaliktarin mo sila ng pwesto, ang mangyayari, 1 over 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Yan. So, ito ngayon yung formula sa pag-compute ng total resistance. Okay? O, dito sa board natin, mag-example ako ha. Halimbawa, yung R1 natin ay ito 1 ohm, R2 2 ohms, R3 3 ohms. How to get the total resistance? O sige, ito mga kawerpa, R total sabi natin 1 over R1. Ano ba R1 natin pala? 1 lang, plus 1 over R2 kawerpa, ano yon? 2 ohms, plus 1 over R3, ano yon? O yun. Ito, pwede mo nang idiretso sa calculator to, tama? Basta gagamitan mo lang nung over. Ganyan, mga kawerpa. Actually, pag hawak nyo po yung calcu, napakadali na po nito. Unang-una, may manual yung calcu pag bumili kayo. No? Napakaliwanag po ng instructional manual na yan. No? Pag binili nyo, matik, may libre ng manual yan. Okay, indutin natin ha. Indutin nyo lang yung 1 over, tapos ganun ulit. 1 over 1 plus 1 over 2, arrow right, plus 1 over 3. O, kukopyahin mo lang kung ano yung itsura nung nasa board. So, yun ang lalabas. O, ito, pakita natin. Kita ba nila? Medyo naaninag ba nila? Yan. Ganito po yun, yung display sa calculator. O, equals mo lang. So, ang sagot natin, 6 over 11, SD. So, ang sagot natin, 0.54 ohms. O, yun ang sagot. Meron akong gustong ituro dito. Okay, tandaan ninyo na yung equivalent resistance ng parallel connection. Ito yung equivalent resistance, eh, yung total resistance. Parehas lang ibig sabihin nun. Yung makukuha mong value dyan, tandaan nyo ha, mabuti ha, yung makukuha mong value ay mas mababa kaysa sa pinakamaliit na branch resistance. Sino ba pinakamaliit na branch resistance mo? 1 ohm. Tingnan nyo. Sigurado, ha? Parate, always yan sa purely parallel circuit. Dapat ang makukuha mong sagot, R total, mas mababa kumpara doon sa pinakamababang resistance mo. Gets po ba? Thumbs up nga, thumbs up. Kung naiintindihan ako, thumbs up. So far, naiintindihan nyo ako, mga kawerpa. Okay, paki-open lang yung ating video. Requirement po natin yan para sa ating certificate, sa scholarship natin, no? Okay. Okay, mga kawerpa. Siya nga pala, hanggang October 25 na lang tayo, no? Okay. We'll be discussing also, no, more or less pagdating ng October, mga Philippine Electrical Codes naman ang ating mga topic na ibibigay sa inyo, no? Of course, itong ating fundamental course, hindi pa ito complete subject, no? Hindi ito yung RME review. Iba po 'yon, yung regular review.
Yun po yung gaganapin natin sa November 29. Ay ano na po yun, mga kawerpa, may bayad na po yun. No? Kumbaga, eh, binibigyan lang namin kayo ng glimpse o patikim nung ating review na kung paano namin i-conduct yung review sa November. Ganito po, ganito magiging sistema po natin. And we have the best virtual classroom setup na kumpara sa iba. No? Kahit ikumpara nyo po sa iba, wala pong ganitong setup yung ibang review center na para kayong nasa classroom lang, no? Although may nandiyan kayo sa kanya-kanyang bahay nyo. Kasi may nakita ko, partner, ano lang, PowerPoint lang, daldal lang ng daldal yung teacher. Ganun lang. Eh, nakakaantok yun. Hindi mo nakikita yung teacher. Boses niya lang naririnig. Meron naman, yung PowerPoint nila, yung presentation, maliit lang yung teacher, nasa corner. Maliit lang. Eh kung cellphone paggamit mo, hindi mo na nakikita yung teacher doon, halos. No? Meron naman, sulat lang ng sulat doon, nakikita mo lang yung sinusulat, hindi mo rin nakikita yung teacher. No? Unlike dito sa ginawa namin, mga kawerpa. Makikita nyo, no? Yung mga, iba yung mga nakikita natin yung mukha, eh, di ba? Yung mga emotion ba? No? Pati yung delivery, ibang-iba, para ka lang nasa classroom. Sinikap po namin na magaya ang face-to-face. This is the best weekend as of this moment. Although, hindi ko pa po masasabing perfecto itong aming ginagawa. May sablay din po kami, may sablay pa po, no? Kasi hindi pa kami nakakabili ng mamahaling camera at mamahaling mikropono, no? Pero kung ma-enrollan tayo ng marami, ay makakabili tayo, mai-improve natin ng maraming ginagawa natin, no? Okay? Pero still, at the end of the day, we are proud, we are happy to say that kami lang ang review center na may ganitong setup na gumagawa. Marami po, ang dami na po namin na i-upload sa YouTube, sa atin pong pre-webinar, no? So, ayun po, mga kawerpa. Okay? Tuloy po natin ito. Example na kagad tayo, partner. Ah, hindi pa pala. Isa pang prinsipyo sa parallel circuit. Kanina, yung tinatawag na voltage divider theorem. O, ito naman, yung current divider theorem. Ano naman yun, sir? O, ito, dediretsuhin na natin kagad, mga kawerpa, ha? May dalawa kang resistor na nakaparallel. Ha? Applicable to sa dalawang resistor lang. Okay? I1, asan ba si I1? Yung dumadaloy kay R1, natural, di ba? So, ganun, ha? Okay. So, si I1 is equal to total current. Ito. Yung total current, siya yung kuryenteng manggagaling sa source. Siya yung papasok at lalabas dun sa node. Ulitin ko. Yung total current, yung kuryenteng manggagaling sa source, siya yung papasok at lalabas doon sa dalawang node. Kasi dalawang node pag parallel circuit o junction. Okay. Yung I1 mo, equal yan sa total current, yung pumasok na kuryente multiplied by. Ha? Opposite resistance. Ibig sabihin ng opposite resistance, mga kawerpa, yung katapat niya, yung kabila, opposite niya eh. Okay? Sino ba yung katapat, yung kabilang resistance ng I1? Hindi R1 yon, R2 yon. Ayun, R2. Na? O, what about naman, kawerpa, yung I2 natin? Okay? Equal yan sa I total. Tapos, multiplied by R1, mga kawerpa. Kasi ang opposite ni I2 ay si R1. Ayun. Over the sum, R1 plus R2. O, tingnan nyo ha. Kanina doon sa voltage divider, kung napansin nyo, o, pakita natin ulit, partner. Kung B1 to, kung ito I1, 1 din yun. O, close up mo. 1, 1, 2, 2. Sa voltage divider yon. 1, 1, 2, 2. Okay. Punta tayo sa PowerPoint. Pag current divider, oy, dahan-dahan lang, nakakahilo. Okay, baka mahilo ang ating mga viewers. Okay, so, kasi dito lang sila umaasa sa ating mga camera, no? So, oh, makinig ha? Okay. So, ganito po, okay, pag ito I1, ito ay R2. Pag I2 to, R1. Diba? Pagdating sa current divider, baliktad. Sa voltage divider kasi 1, 1, 2, 2 eh. Tama? Pagdating naman sa current divider, 1, 2, 2, 1. O, baliktad. Diba? Ganun lang. Ganun lang ang tatandaan nyo. Sa parallel, sa current divider, pag ito 1, ito 2.
Pag ito 2, ito naman 1, no? 1 2 2 1. Okay, gets po ba 'yon? Naintindihan tayo doon. Okay ha, clear tayo diyan. O sige, para maintindihan lalo, mag-example siyempre, no? I-apply natin yung theory, okay? Yan ang gusto ng ating mga master, di ba? Laging may application dapat. Okay. O sige, number 6 tayo. Two resistors, 1.95 ohms and 0.05 ohm are connected in parallel. Take a total of 50 amperes. Okay, sabi sa ating sirkito, may dalawa tayong resistor na naka-parallel. Ito po, 1.95 ohms. Ito po ay 0.05 ohms. So, meron tayong total current. I total. Okay? Ito gawin mong I1. Ito, I2. O, syempre, gawin mo na itong R1 at ito, R2. Okay. What is the current through 0.05 ohm resistor? O, gawin na natin. Kunin na natin ang dalawang kuryente natin. Tandaan natin na ang total current natin ay 50 amperes. O, tingin mga ka-wear pa ha. Again, ano formula ng I1 natin? Ang I1 natin equal sa I total. Again, o, ano to? R1 o R2? Again, ano siya? Kung ito I1, ano to? 2. Kasi, I1 ang opposite niya R2. Over the sum, R1 plus R2. Although, pwede rin sabihin R2 plus R1, no? Parehas lang yon. Okay, mga ka-wear pa, i-ano natin? 50 ampere multiplied by, okay, ano yung R2 natin? R2, 0.05 over 1.95 plus 0.05. O, ilan to mga ka-wear pa? Kunin natin si I1 muna. 50 times 0.05 divided by 2 na rin yun eh, no? Pag pinlas mo itong 1.95 saka 0.05. Okay. The answer here is 1.25 ampere. What about yung I2 natin mga ka-wear pa? Again, I2 is equal to I total multiplied by opposite resistance mo, R1, no? R1 over R1 plus R2. Okay, we have 50 multiplied by R1, 1.95 over 1.95 plus 0.05, mga ka-wear pa. So, ang sagot natin, mga ka-wear pa, ay 50 times 1.95 divided by 2. So, 48.75 amperes. So, yan po ang ating sagot. No? 1.25, okay, pakita natin dito. At saka 48.75. How to check? Sir, gano'ng kakasiguradong tama yung sagot mo? How to check if our answer is right or wrong? How to check? O, di just check. Okay? Just check. Ganon ba yon, sir? Loloko mo yata kami, sir, eh. O, hindi. Ito yan, ha? Mga ka-wear pa. O, tignan mo yung kuryente. Sabi natin, yung kuryente, actually, Kirchhoff current law yon, eh. Kirchhoff, no? Sabi sa ano? Kirchhoff's current law. Okay? Kirchhoff's current law. Ano yung Kirchhoff's current law? No? Yung kuryenteng papasok sa node, sino yung pumasok? Ha? I total. Equal siya dun sa lalabas. Sino ba yung lumabas? Eh, si I1 at saka si I2. I1 plus I2. O, tingnan natin, mga ka-wear pa. Ano ba I total mo? Given na yung 50. Saan equal? I1, 1.25 plus
48.75. Oh, aware pa, i-plus nyo nga itong 1.25. I-plus nyo siya sa 48.75. Oh, saan siya equal? Ayun, sakto. It's equal to 50. Therefore, check. Ah, naalala ko nung high school kami. Ganito kami mag-check nun sa algebra, eh, di ba? Fourth year high school kami noon, no? To check, no? Sabi, no? To check, sabi ng teacher ko. Ganyan ang tamang pag-check, okay? Ayun, yan ang sagot natin. Okay, punta tayo sa next problem. Number 7 na tayo, mga kawerpa. Kaya nga pala, so far, tanungin natin ang ating mga estudyante sa ating Zoom class. Sino ang gustong magtanong so far? Baka merong hindi maliwanag sa inyo. Tanong, raise your hand. Pakita natin. Paki-spotlight. Oh, gallery view. Okay. Sino po ang may tanong sa inyo, mga sir? Sherwin, do you have any question, Sherwin? Okay, wala. Okay. Thumbs up lang kung okay, ha? Kung walang tanong. Oh, hindi, ganito na lang. Mag-raise hand. Sino may tanong so far? Nakakasunod naman. Thumbs up nga kung nakakasunod so far. Thumbs up, mga kawerpa. Okay, thumbs up lang sila. So, tuloy natin, partner. Okay, bago ko i-discuss yung number 7, meron akong prinsipyong i-discuss sa inyo. Ito, madalas lumabas ko sa RME board. Ang tawag dito, identical. Identical, ibig sabihin, mga kambal, no? Kambal. Identical resistors in parallel. Anong ibig sabihin, sir? Pare-parehas ng branch resistance. So, halimbawa, no? Meron kang ano? Resistance dito. Oh. Siya nga pala, ha, mga kawerpa. Yung pinag-aralan natin kanina, no? O, balikan natin to. Partner, balikan mo dito. Pag meron kang dalawang resistor na nakaparallel, okay? Pag kinuha mo yung kanyang equivalent resistance, saan ba siya equal? This, sir, syempre, based dun sa formula natin, 1 over R1 plus 1 over R2. Pag sinimplify mo yan, okay, using algebra, ito yung tinatawag na product, R1 times R2, over the sum, R1 plus R2. Tandaan niyo yan. Pag nag-simplify ka, pag dalawang resistor na nakaparallel, yung product ng dalawa over yung sum. No? Tandaan natin yon. Eh halimbawa, kung identical siya, meron kang dalawang resistor R. No? R ito, R din yon. O, tingin ha, mga kawerpa. Paano yun, sir? So, kuhanin mo ang total resistance. Okay. Ano ba yung product nilang dalawa? R times R over the sum. R plus R. 2R. Ganun yun, no? Okay, by algebra, kung equal yung ibabaw tsaka ilalim, o ano nangyayari? So, ano matitira? R over 2. Ganun, mga kawerta, no? Eh, paano kaya, sir, magdagdag ako ng pangatlong resistance? Ano kaya ang total resistance ko? Ah, di ito yon, mga kawerpa. Tingin mabuti, ha? Base sa formula natin, 1 over 1 over R1, eh, R lang naman yon. Ano yung R2 mo? R pa rin. Kasi nga, equal sila lahat, eh, di ba? Kambal. Okay. So, ano yung R total mo ngayon? Okay, gagamitan natin ng algebra. Oh. Ganito sa algebra. No, o basic math lang 'to. Pag equal yung denominator mo, puro R, kopyahin mo lang 'yon. Kopyahin mo lang. Tapos ang ia-add mo yung numerator niya. O ganito, 1 plus 1 plus 1. Kailangan pa ba ng calculator doon? Ah, ulit, ha. 1 plus 1 plus 1, ilan 'yon? 3. Ayun, sir. Okay, sir. So therefore, R total.
Okay, ganito, isosolve natin to. Yung 1 na to, actually, naalala ko si Ma'am Rimando. Sino ba yon? Yung teacher ko nung sa Trigo, no, nung high school kami. Tinuro niya sa amin to. Pag nagdi-divide ka daw ng fraction, ayun, extreme ang tawag doon, ha? Extreme over the means. Ayun. Extreme over the means. Paano yun, sir? Oh, extreme. R times 1. Simply R, di ba? 1, divide mo lang sa 1 times 3. Simply 3. So, therefore, ang sagot mo, R over 3. Okay? Pag 2 resistors, R over 2. Pag 3 resistors, R over 3. Palagay nyo, pag 4 resistors, ano sagot? Pag dadagdag ako dito, palagay ninyo. Oh, Sherwin, ano hula mo? Brother, ano? Ilan? Palagay mo, pag 2 resistor, R over 2. Pag 3 resistor, R over 3. Oh, paano pag ginawa ko 4? Ano siya? Over 4. Yun, very good. Palakpakan naman natin si Sherwin. Yun, hero mo, may palakpakan, di ba? Okay, R over 4. Anong ibig sabihin, sir? Generalize natin. Yung total resistance mo equal siya sa branch resistance. No? Kung ano yung resistance dun sa branch? Kasi dito, 4 branches na tayo. Di-divide mo lang sa number of branches. So, tandaan nyo yung formula. Kumbaga, R over N lang yan. O, ngayon, tungo tayo dito sa RME board, number 7 natin. O, basa. 4 12-ohm resistors are connected in parallel. What is the equivalent resistance? Okay, oh, sagutan natin. Oh, dali lang yan, sir, ah. No? Chicken na chicken sa amin yan, no? Okay, so, ano yung equivalent resistance or total resistance, mga ka-werpa? Ano yung branch resistance na given? Ilan? 12 ohms. Bawat isa raw, 12. Oh, ilang branch ba meron tayo? 4. Oh, hindi ganun lang. Okay, R total is equal to 12 over 4, which is 3 ohms. Okay? 3 ohms. So, ganun lang. Ang dali lang ng board exam, sir, no? Magte-take na nga ako sa ano, April, ha? Oh. Kayang-kaya lang pala yan, sir. Madali lang. Alam nyo, mas mahirap pa ang college exam kaysa sa board exam, no? Paniwala ko yan. Totoo. Bakit, sir, humirap yung board exam? Eh, kasi maraming subjects. Yun lang ang nagpahirap, no? Complete subject kasi, no? Saka ano pa, sabi nila, time pressure. No? Sa REE yun, pero sa RME, hindi. No? Sabi nga ng prof ko, pwede pa kayong mag-inuman. No? Mahaba ang oras sa RME board, hindi siya time pressure. Sa REE, time pressure. Master electrician, hindi. Napakahaba ng oras ninyo na binibigay ng PRC sa pagsusolve, pagsagot ng mga tanong. No? Mauubos yung kaba nyo. No? Huwag kayong mag-alala. Lalo na pag well-prepared ka sa board exam. No? Kayang-kaya mong ipasa yan. Okay, number 8 tayo, ha, mga ka-werpa. Oh, punta tayo sa number 8 problem. Punta tayo. Number 8 problem. So, 3 120 ohm resistors are to be connected in parallel connection. Calculate the total power for an impressed EMF of 120 volts. Ayun. So, mga ka-werpa, meron daw tayong 3 resistor. Okay, 1. Meron tayong 2. We have 3 resistors. Identical ulit, mga ka-werpa. Ano voltahe mo? 120 volts. 120 volts. Ayun. 3 120 ohms. Ah, tiga 120 ah. Oh. Identical, no? Kambal. Kaya nga, kambal. Calculate the total power. O, di kunin muna natin yung resistance, mga ka-werpa. Ano equivalent resistance mo? Ay, napakadali, sir. Kahit walang kalgyo, kaya ko yan, sir. Ha? 120. Branch resistance over the number of branches. O, ilang branch meron tayo?
ilang branches meron tayo? 1, 2, 3 branches. So, 120 over 3. Ayun. So, 120 over 3, meron tayong 40 ohms. Ayan. Eh, sir, ang tinatanong naman eh, ano eh, total power. Eh, don't worry. Ha? Be happy. Okay. Total power is equal to total voltage squared over R total. Ayun. Oh, tingin dito mga kawerpa. Ano ang total voltage natin? 120. Okay? 120. Anong oras na ba? It's 11:20. Okay? Ha? Sa Amerika, ano eh, 20. Di ba? 21, 22, 23. Parang lungo tayo nun ah. Okay. So, 120 squared over R total, which is 40. Ayun. O, paano pindutin sa calculator? Diretso. O, di pindutin mo lang, mga kawerpa. Ha? 120 x squared. O, ganito ha. You press 120. Kung wala kayong calculator, kopyahin nyo yung nasa board. Kasi, kung ano ipipindutin, sinusulat ko na para well-guided kayo. Okay? O, ulit, ulit. 120 x squared. Then, divided by 40. Ayun. Divided by 40. Ayun. O, equals. O, ano sagot natin? Ayun. 360. Ayun ang sagot, mga kawerpa. Ha? 360 watts. Okay? Nakasunod ba doon? 360 ang sagot. Okay, ito yung pipindutin sa calculator ha. Pati yung pagpindot sa calculator ay tinuturo po natin, no? Okay? So ano ang sagot diyan? Letter okay, letter B. Kasi sa board exam purely multiple choice, no? Kaya makakasigurado kayo na tama na yung sagot natin kasi nandito naka-highlight na sa PowerPoint natin, no? Okay, walang daya, nakikita ninyo lahat. Okay. So, pupunta tayo sa number 9 problem. Problem number 9. Okay, baka may mga tanong dyan. Raise hand. Partner, pakitignan. Baka merong nagre-raise hand. Any question? Raise hand po kayo. Magtasak kayo ng kamay. Meron din sa Zoom na raise hand, di ba? Meron din. Kahilera nung thumbs up. Tingnan nyo sa Zoom, yung sa reaction. Meron ba, partner, nagre-raise hand? Ah, so, kung wala, tuloy lang natin, ha? Ibig sabihin. Basta, pag wala, ibig sabihin, clear tayo, ha? Walang tanong, ha? Okay. O, sige, number 9. Second to the last problem na to. Isosolve natin. Okay, number 9 problem. A 12-ohm resistor is connected in parallel. O, ito, ha? With the series combination of resistor of 16 and 8 ohms. If the drop or voltage drop across 8 ohm resistor is 48 volts, determine the total current. Determine the total current. Okay, so paano ba yun, sir? So, ganito. O, makinig ha, mga kawerpa. So, idodrawing ko po muna yung circuit natin. So, meron daw tayong 12-ohm resistor. Sabi sa problem, is connected in parallel with the series combination. Okay. So, meron tayong 12 ohms. Tapos, may series combination tayo. 16 at saka 8. Ayan.
if the voltage drop across the 8 ohm resistor. Ito yung 8 ohm resistor, ha, mga ka-wear pa. Ang voltage drop daw dyan ay 48 volts. Ayan. Ha? Determine the total current. O, asan ba yung total current, mga ka-wear pa? Ito yan. Total current yan. No? So, tingnan nyo mabuti ha, mga ka-wear pa. Tingin mabuti. Ang hinahanap, total current. O, so, maglalagay ako ng ano dito? Designation ng kuryente. So, gagawin ko itong I1 o gagawin ko itong I2. Hindi ba makukuha natin yung I sub 2? Paano yun, sir? Ohm's law lang. O, tingin mabuti ha. Di ba yung I sub 2 na dumadaloy kay 8 ohm? Siya rin yung dumadaloy kay 16 ohm resistor. So, therefore, ang I2 mo, mga kawerpa, ay ano? Ano ang I2 mo? Voltage, 48. Divided by 8. 8. 48 divided by 8. So, ilan yon kawerpa? Ha? 48 divided by 8, no? O. 8? Bakit 8? 6 yung napindot ko. 6. Kita nyo? Engineer na ako, nalimutan ko na yung 48 divided by 8. 6. Alam nyo mga kawerpa, kung gusto nyo maging engineer, magdiretso kayo sa engineering. Naku sir, mahina ako sa math. Ay, you don't have to be great in mathematics if you want to become an engineer. Kasi marami tayong electrician, nagbi-BSEE sila sa Enverga University, ETA program, 1 year lang. Tapos mo maging master electrician, magbilang ka lang. Mga a little more than 1 year. Mag-aral ka lang ng less than 1 year. Oh, mga 10 months lang daw yun eh. 10 to 11 months, sabi ng mga estudyante namin sa review. Tapos magre-review na sila ng mga 4 months. 1 year and 4 months, REE ka na. Once you get your RNE license. Sir, mahina ako sa math. Why? Huwag kang mag-alala. Pwede kang maging engineer kahit mahina sa math. Ako naniniwala. Alam nyo, nag-board exam ako, lowest grade ko sa math. Math, ESAS, engineering science, electrical engineering major. Pinakamababang score ko sa math. No? Eh yung ang aming professor na top 3, naalala ko nung college kami, prof namin siya. Pero third placer yun, ha? Alam nyo sa board, maniwala kayo, 3 plus 5, kakalkyun nyo pa. No? Hindi ko kagad ano yun. Although nasa isip ko na yung sagot, ha? Kaya lang para makasigurado lang, no? Calcule. No? So you don't have to be great in mathematics. You just have to be an enthusiast. Enthusiast. Ibig sabihin, interested ka sa ginagawa mo. Lalo na dapat mahal mo yung ginagawa mo. No? Ibig sabihin, kahit mahirap yun, hindi man ako magaling doon, pero yun yung interest ko eh. Nakukuha nyo? Maraming ano eh, kumakanta eh, di ba? Iba yung mga kalibre nila Morissette eh, di ba? Nila Regine Velasquez, iba yun eh. No? Yung mga kalibre nila Bugoy, nila Michael Pangilinan, iba yun eh. Pero gusto mong kumanta eh. No? Ay, hindi mo kailangan ng super galing ganda ng boses mo. Yung iba nga, nagbablog eh, pangit ng boses, kanta ng kanta eh, no? Millions ba ang subscriber eh? No? May ganun eh. So, ibig ko sabihin, mga kawerpa, hindi mo kailangan napakagaling sa mathematics para maging engineer. Maling perception yan, ha? Tandaan ninyo. Ako nga eh, kita mo, nalimutan ko na, oh, 48 over 8. No? Dali nga, mali yata sinukli sa akin noon, ah, sa LRT. Ah. Pabalikan ko nga. Nung ginamit ko yung calculator sa cellphone ko, tama, kulang nga na 50. No? Oh, hindi ko kagad alam.
Pero dahil enthusiast ako sa mathematics, no, ibig sabihin interesado ka. No? Sabi nga nung third placer namin si Engineer Norman Francisco eh. Hindi, oy, Norman, balita ko expert ka raw sa physics ah. Ay hindi naman sir, sabi niya. Enthusiast lang ako sa physics, no? Iba kasi yung expert eh, sobrang galing na 'yon sa field na 'yon, eksperto. Ako sir, hindi, enthusiast lang ako sa physics, sabi niya, no? Ganun din tayo. Hindi mo kailangan napakagaling sa mathematics. Nakita ko yung vlog ng isang civil engineer. Ang ganda ng title ng vlog niya. O, sumisikat din yun ngayon sa YouTube, yung civil engineer na yun eh. Pero may pinakasikat ngayon na technical eh. Si architect, no? Millions of subscriber. Ano bang pangalan ni architect? Liam, ano? Liam, millions of subscriber na ni architect ngayon eh. So, tapos may sumisikat na civil engineer, no? Sa YouTube. Sabi ng civil engineer ay hindi mo kailangan magaling sa mathematics para maging civil engineer. Same goes with me as an electrical, no? So, tingnan natin yung trend, no? May sumikat na na architect, civil engineer. Sana meron din sa electrical. Okay, sige. Sa tuloy tayo, mga kawerpa, ha? Ako saan tayo mapunta? Okay. O, sige, punta tayo dito. So, 48 over 8. O, 6, di ba? Tama, ha? 6 yan. O, ngayon, pansinin mo, I2 yan. Kung naalala nyo yung tinuro ko sa current divider theorem, by current divider theorem, so we have here our I sub 2 that's equal to I total. O, ano yung opposite resistance? We have R1. Naalala nyo ba yun? O, ito yung R1 natin, yung 12. R1 plus R2. O, ganito mga kawerpa, tingin mabuti ha. Okay. So, ano I2 mo, kawerpa? 6. Ano ang total current mo, mga kawerpa? Yun nga ang hinahanap, sir eh. Okay, no problem, no problem. Okay. So, tingin dito mga kawerpa, ano R1 mo? Siya yung 12. Kung saan dumadaloy si I1? No? So, lagay mo na, 12. Over 12 plus, ay sandali muna, ito R2 mo. Ano yung R2 mo? 16 plus 8. Oh, nakita nyo, 16 plus 8, ika-calculator ko para sure. Okay, 24. Ha? 24, ayun. Oh, isa na lang ang unknown, chip solve na lang natin. O kaya, no? Imamanipulate na lang natin yung equation. Pero madali, chip solve na lang yan, di ba? Oh, pindutin mo sa calculator mo, 6. Alpha calc. O, yung tinuturo ko kanina pa, ha? O, paano lalabas yung I total? Alpha close parenthesis. Okay. Gawin mo, times 12, tapos divided by 12 plus 24. Ilan yun? 36, tama ba? O, 3, okay, 36. Ayun. O, tapos, ang gawin mo, shift calc equals. Ayun, lalabas na. 18 ang sagot natin, mga kawerpa. Ha? 18 amperes. So, that is our answer. No? Marami naman paraan para ma-solve natin ito. Eh, no? Okay? O, ano pa yung isang paraan, sir? O, pwede. No? Let's have an alternative solution. Paano yun, sir? So, ganito, mga kawerpa. Diba yung kuryente natin sa I2, 6 ampere. Eh, yung equivalent nito, 16 plus 8, ilan ulit yun? 24. So, makukuha nyo yung V2, tama ba? That's equal to I2, which is 6, tama? O, i-6 mo, times Ohm's law, diba? V2, I, 6, times R. R2, ano yung R2 mo? Kasi V2 is equal to I2 times R2. O, 6 na yon. Ano yung R2 mo? Yung series combination ng dalawa. Ano yun, sir? 16 plus 8. 24 nga yun, mga kawerpa. Okay, so 6 times 24. Okay, 144 volts. Ayun. Actually, siya rin yung source voltage eh. Kasi equal voltage lang dito eh. Nakasunod ba mga kawerpa? Sabihin, 144 volts yun. O, makukuha mo na yung I1 mo.
Ohm's law, B1 over R1. O, ano ba yung B1 mo, Kawerpa? 144. O, over 12. O, di, ilan yung 144 over 12? 12 din, di ba? 12. Okay. 12 amperes. So, I1 mo yon. O, paano mo kukunin yung I total? O, syempre, Kirchhoff current law, I1 plus I2. O, ilan ba I1 mo, Kawerpa? 12 plus I2, 6. O, ganun. O, 18 din lalabas yung sagot. O, di ba? Ibang method, pero isa lang yung sagot natin. O, ayun, parehas lang. Nakasunod ba, mga Kawerpa? Thumbs up nga kung nasundan ako doon. Okay, yan, okay. May mga nag-thumbs up. Okay, sige. Kasunod ha? Equal, no? Different methods, no? Okay. So, 18 ang sagot. That will be letter C. Ayun. Letter C. Okay, punta naman tayo sa last problem na of the day. This is the last pass. Ito, ano to? Yung pinakita ko sa inyong 1 to 9, pang RME. Bibigyan ko kayo ng konting pang REE. Okay, ha? Kumbaga, magandang masanay sa mahirap, eh. Sabi nga ng isang napakayaman na tao sa mundo, isa ito, si Warren Buffett. Sabi niya, do what is hard. If you want to become successful in life, do what is hard. So, tingnan natin. No? Huwag kayo magalala, hindi naman to very hard, no? Kailangan lang ng analysis. Tingnan natin, ha? Kasi baka yung iba sa inyo gusto magderecho sa REE. Maganda, pangarapin nyo, engineer, no? Kumbaga, stepping stone lang yung master electrician dapat, no? Although, marami na rin akong kilala, no? Kahit RME license yung hawak nila, they are successful, just like my student. Virgilio Daniel, no? He is a master electrician sa barko. He is earning more than 200,000 a month. No? Kinikita niya. Wala pa siyang 10 years sa barko, nagtrabaho. No? So, tapos, alam nyo ba, nag-aral din siya sa Enverga, Manuel S. Enverga University. Hindi siya nakontento sa RME niya. Gusto ko, sir, maging engineer. No? Gusto niya pa nga mag-tap sa board, eh. Eh, nakipag-coordinate sa akin, kakayanin ko kaya, kaya yan, magpagtulungan natin. Sabi ko sa kanya, kahit na ETF program lang yung program mo na 1 year, tatalunin natin yung nag-aral ng 5 years, sabi ko sa kanya. Baka pagka ikaw lang mag-isa, di mo kaya. No? Pero pagkasama mo kami, kaya natin yan. No? Okay? With God's help, ha? Kakayanin natin yan. Okay? Biro mo, kauna-unahang top-notcher na ETF program. Tingnan natin, ha? Sana ma-achieve mo yan, ha? Okay? From what I know, correct na lang ako, no? Kung, ano, kung mali yung sinasabi ko, no? Wala pang nagtatap na ETF. No, meron na ba? Sino may alam? Baka may alam na kayo kasi hindi naman ako ganun ka 100% familiar sa ano sa school na yon, no? Pero wala pa akong nabalitaan na ETF na nag-aral nung 1 year tapos nag-top sa board exam, no? Pumasok siya sa top 10. Parang wala, eh. I-correct nga ako, baka merong alam dyan sa mga nag-aral sa Enverga. Meron ba? I stand corrected naman po kung mali ako, ha? So, walang problema, no? Okay? Kasi so far, yung alam ko, wala pa akong alam na nag-ETF na naging top. Nag-top sa board exam, no? Pumasok sa top 10, wala pa, no? Kasi ang top notcher, ibig sabihin, pasok kayo sa top 1 to 10. Okay? Actually, hindi naman to hard talaga. Hindi ito very hard, no? Hard lang. Itong problem na to, pag binigay ko to sa engineering, third year, ha? Mga third year na electrical engineering students. Halimbawa, mga 40 students sa classroom. Ang makakakuha lang nito, wala pang 10. Minsan, yung isang section, nakakuha, mga 3 lang. Yung isang section, 5 lang ang nakakuha ng tamang sagot dito. Kasi ito, pass board. O, tingnan nyo, i-analyze natin yung problem, mga kawerpa, ha? Kaya magalala, madali lang to. No? Okay.
Sabi nila, sir, ang hirap naman eh. Di, madali lang yan. Okay. Niisip mo lang yun. Oh. A resistor R is connected across. Okay, basahin ko muna. A 220 volt supply. A voltmeter of resistance of 10,000 ohms is connected between the center of the resistor and one side of the supply. It reads 100 volts. Find the value of R. Ayun. Okay, sige. Iisa-isahin natin. A-analyze natin yung problem na yan. Kasi alam nyo, ang magbibigay ng board exam sa master electrician, hindi master electrician, hindi RNE. Hindi. Yung examiner natin na mga PEE sila. Hindi sila RE lang, PEE. Yan yung highest sa electrical profession. No? RNE muna. RNE muna. Tapos REE. Tapos PEE na ang pinakamataas sa ating profession. No? Sila yung nagbibigay, mga PEE, Professional Electrical Engineer, yung nagbibigay ng RNE board at saka REE, PEE board exam. No? Iisa lang yun, sila-sila lang yun, si Engineer Francis Mapile at si Engineer Jaime Mendoza. Silang dalawa po yung nagbibigay, no, ng mga board exams na yan. Mga PEE sila. Kaya, from time to time sa RNE, hindi lahat talaga pang electrician, pang master electrician yung tanong. Eh. Isa yung tanong nila, pang ano eh. Sabi nga nung ibang estudyante, sir, pang engineering na yung tanong na yan eh. Eh wala tayong magagawa. Engineer yung nagbibigay ng exam sa RNE. O eto na ngayon yun. Kumbaga eh, ang hirap sir ng RNE board namin. Alam mo, pang engineering. Mahigit 20 in computation. Ang hirap pa. Sabi. So, doon tayo sa mindset na mahirap. Maganda ganun eh. Kasi parang boxing. Pag ang mindset mo, putyo-putyo lang yung kalaban mo. Alam niyo yung putyo-putyo? Basta-basta lang. Just-just. No? Kung just-just lang yung kalaban mo, hindi ka magpe-prepare ng ano eh. Matindi eh, di ba? Pero kung iniisip mo, ang makakalaban mo si, sino ba? Si Mayweather, no? Na, natuso, na ano, no? Alam mo na, estilo, di ba? Eh, dapat matalino ka rin. Ha? Matalino ka rin dapat. Dapat matindi preparation mo, makakalaban mo pala. Hindi, wag si Mayweather. Si Pacquiao. Si Pacquiao pala makakalaban mo, dapat matindi ang preparasyon mo. Ha? Dapat ganun. Sabi nga ng professor namin, expect the worst sa board exam. Mas maganda yon ang mindset mo, mahirap ang board. Although, may mga maraming nagsasabi, dali lang ng board. May ganun. No? Pero mahirap lumagay doon. Naintindihan ba ako, mga kawerta? Taas nga ang kamay kung naintindihan ako. Dapat ang mindset mo, mahirap ang board. Kasi pag ang mindset mo madali, overconfident ka na. Naintindihan niyo ako? Oh, yung mga nakikinig sa nanonood sa ating Facebook Live, andiyan ka ba, partner? Ayan, no? Oh. Ayan na, marami. May mga comment na ba dyan? Oh, ayan. So, since iniisip mo ang board exam ay mahirap, ay matinding preparasyon ang gagawin mo. Doon tayo sa mahirap. Payag kayo? Huwag tayo sa madali. Madali na nga yun eh. Diba? E paano kung mahirap ang ibigay ng examiner? PEE mga examiner. O, doon tayo sa mahirap. Okay? Do what is hard. Sabi ni Warren Buffett, isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. No? Sumunod yan kila, ano, yung may-ari ng Amazon. No? Halimutan kayo may-ari, yung kalbo. No? Diba sila Bill Gates, yan. Pangalawa na lang si Bill Gates na mayaman eh. No? Nalimutan ko yung pangalan. Yung alam nyo, nag-aral ng electrical engineering yon, yung may-ari ng Amazon. Si Bosos, Jeff Bosos. Kung di ako nagkakamali, yun ang pangalan niya. Siya ang pinakamayaman na tao na rehistrado sa Forbes magazine. No? Alam nyo, nag-aral yon ng electrical engineering. Alam ba ninyo ang pinakamagaling nating komedyante, no? Sino, anong pangalan ulit nun? Yung matanda na? Si Mr. Bean? Alam nyo ba si Mr. Bean ay nag-aral ng electrical engineer siya actually? Hindi lang nag-aral, lisensyado electrical engineer.
si Mr. Bean. Kaya kung gusto niyo maging komedyante, mag-ii kayo. Si Mr. Bean. Okay. Sagutan na natin yung number 4, partner. Meron daw tayong resistor. Ha? Ito resistor natin. Connected across 220 volt supply. O, tingin mabuti ha, mga ka-werpa. Ito, gawin kong negative, positive. Okay? Resistor R to ha, R. Okay. A voltmeter of resistance, 10,000 ohms. Uy, meron pa palang voltmeter dito. Yan. Ito yung voltmeter natin. Okay, pakipocus yung camera dito ha. Okay, so ito, 220 volts. Ang voltmeter mo, may resistance yan 10,000 ohms. Is connected between the center of the resistor. Center, ibig sabihin, gitna. And one side of the supply. O, ito, nakakabit siya sa negative terminal. Ito. Okay, ito yung tester mo, ha? Okay? And one side of the supply. It reads 100 volts. Ayun. Ang basa sa ating voltmeter, 100 volts. Find the value of resistance R. Ayan. Ganito, mga ka-werpa. Kakalasing ko ang circuit. No, circuit analysis to. Okay? So, makinig. Okay, ha? O, tingnan nyo, ha? Baka sabihin ng mga REE, sila lang ang marunong mag-solve ng REE board. Hindi. Gagawin ko kayong marunong din mag-solve ng RME board, ng REE board. Kahit RME lang kayo. Gagawin natin pang RE ito this time, itong problem na to. O, tingin ha, mga ka-werpa. Kasi nga, sabi nga nung iba naming estudyante sa review, yung mga board passer namin, sir, yung ibang tanong, pang REE na eh. O, i-anticipate natin yun. Okay, yun ang ibig ko sabihin. Anticipate natin siya. O, mga ka-werpa, tingin ha. Kakalasing ko tong resistor na to. O, tingin dito. Etong resistor na to, kakalasing ko. Kinalas ko siya sa dalawa. Kung kakalasing ko siya, o isa-separate ko siya, ano gagawin ko dito? Eh, di syempre, sir, gagawin tong R over 2 at ito R over 2. O. Bakit, sir? De, kuya na lang. Huwag na lang, sir. Bakit, kuya? No? Bakit gagawing R over 2? O, ulit. Basa. O, basahin mo. Okay. A voltmeter of resistance of 10,000 ohms is connected between, okay? Between the center. Oh, ano ang sabi? Ano po ang sabi? Between the center of the resistor. Okay? Naintindihan ba ako ni Sherwin? Na-stack up na si paring Sherwin. Ah. Oh, makinig, kapatid na Sherwin. Okay. So, ito ha. So, between the center of the resistor and one side of the supply. Ano sabi? Between the center. Ano ibig sabihin center? Gitna. Mga ka-werpa. Oh. Ano yung gitna? R over 2. Okay? Gitna kasi. Siyempre, one half yun. Oh, so, ito yan. Oh. Tingin ha, mga ka-werpa. Okay. So, ito siya. Ito yung voltmeter mo. Ang voltmeter mo, meron siyang reading na 100 volts. Ayan. O, tingin mga ka-werpa ha. Ito voltage source natin, ilan yon? 220 volts. O, tingin ha mga ka-werpa. Actually, ang tawag dito sa circuit mo, ang voltmeter may resistance din yan eh. Yun nga, 10,000 ohms. Ang tawag dito, series parallel circuit. Kasi, pag tinignan mo, pag pinalitan mo ng ohmmeter to, itong series R over 2, naka-series siya sa parallel combination ng dalawa. Kaya ang tawag sa kanya, series parallel. Series parallel circuit. Eh, ano naman, sir, yung parallel series? Parehas lang ba yun? Hindi. Balik, punta tayo sa number 9 example natin. Yung number 9 example nga pala natin, mga ka-werpa, ang tawag dyan, parallel series. Bakit, sir? Kasi kung may ohmmeter ka, tanggalin mo yung voltage source mo, maglagay ka ng ohmmeter, ng tester.
doon sa source mo, tinanggal mo na. Yung naiwan na terminal, may ohmmeter ka. So, ang main connection nito, parallel. Kasi ito, may equivalent resistance to. So, magka-come up ka sa dalawang resistor na lang na naka-parallel. Kaya, parallel, series. Sino yung series? Yung 16 tsaka 8 ohms. Kaya, parallel series. Ito naman, series parallel. Kasi, pag pinalitan mo, meron kang tester dito, ohmmeter. So, ang masusukat nito, yung series combination nito, ng R over 2, at yung kombinasyon nito. Kaya, series parallel ang circuit na to. Gets ba? Okay, ganito. R ang inahanap, mga ka-werpa. O, tingin ha. May node. Ito, node yan eh, node. So, series parallel yan. So, ganun. Series parallel, parang ganito. O, tingnan nyo to, ka-werpa. O, parang ganito. O, resistance to. O, may resistance dito ang dalawa na nakaparallel. O, ang tawag dyan, series parallel circuit. Ganun din to, series parallel yan. Ito, tatlong resistor. Tatlong resistor din yan. May resistor to. May resistance to. Voltmeter to eh. Di ko lang sinulatan na ganun. Pero, ayun. Series parallel. O, tingin mga ka-werpa ha. I will make this as I total. Kasi I total naman talaga yan. Ito, I total din to eh. Di ba siya rin yung kuryenteng dumadaloy? Dito kay R2. Pagdating sa node na to, mahahati sa dalawa. Tama? So, ito, tawagin ko itong IV. Okay. Ito, tawagin ko itong current I1. O, ayan. Okay? O, so, by Kirchhoff current law, what do we have here now? So, we have our I total that is equal to IV, okay? IV plus I1. O, tama ba yun? Mga ka-werpa. Yung kuryenteng pumasok sa node na to equal sa lumabas. Pagdating sa node na to, magkikita na naman. So, syempre, sino yung kuryente dito na lalabas? O, siya pa rin yung I total, mga ka-werpa. Tandaan nyo yun. Okay? Ikot-ikot lang yung kuryente natin. Okay? So, ganon. O, tingin dito, mga ka-werpa, yung pumasok na kuryente, I total. Saan equal si I total, mga ka-werpa? Kaya nga pala, yung voltahe mahati. Ano voltahe dito sa voltmeter? 100 volts. E di ba yung voltmeter nakaparallel kay R over 2 dito? Ano voltahe dito? Kung 100 volts to, 100 volts din dito. Kasi parallel lang silang dalawa. Gets ba yun? Thumbs up nga kung nakukuha ko. Thumbs up. Okay. Kasi parallel yung dalawa. Kung 100 yan, 100 din dito. Tanong. Kung 100 dyan, ano voltahe dito sa isang R2 na to? Halimbawa, may tester ako, ito. Ano voltahe dito at dito sa point na to? Ha? Analyze natin. Diba ang total voltage mo, 220 volts? Eh, meron kang 100 dito. So, lalabas, ito, 220 minus 100, which is, ilan yun? 220 minus 120. Payag ba kayo 120 ang voltahe dito? Kung may tester ka, 120 voltahe dyan. Thumbs up nga kung agree kayo dyan. Sino nakakuha? Ayun, nag-gets ako ni Sherwin. Saka ni ano. Ayun, nag-thumbs up din si, sino yun? Aldrin ba yun? Ano yan? Adam? Si Adam. Kamusta si Eve? Adam. Okay. Nasa bahay ba si Eve? Ayan, ha? Ah, sige, ha? Okay. So, ganito, mga ka-werpa. I total. Ano ba si I total? Ohm's law lang. Gamitin natin ang Ohm's law. Okay. I total, Ohm's law tayo. Ano voltahe mo? 120 volts. O, di ba? Ano ang resistance mo? R over 2. Tama ba yun? That is equal to what? O, tingin mga ka-werpa ha. Ano yung IV mo? O, Ohm's law. Ano voltahe? 100. Over. Resistance ng voltmeter. Ano resistance ng voltmeter? 10,000. Plus.
Oh, tingin mabuti ha. Ano yung I1 mo? Ano voltahe mo dito sa R over 2 na to? Dito, sa I1. Ano voltahe dyan? 100 din, di ba? Over, oh, yun na. R over 2 din yon. R over 2. Oh. O, diba, isa na lang ang unknown, pwede na tayo mag-shift solve sa calculator natin, mga kawerpa. Pwede na. O, isa na lang ang unknown, so masosolve na natin yan. Para pinakamabilis, gamitan natin ng calculator, kasi approve naman ng PRC to. Pero yung 991, hindi approve ha, yung 570, which is parehas lang yung functions, yung pagpindot dito. Okay? O, sige, tuloy natin, mga kawerpa. Input na sa calculator natin. Yung R, palitan mo lang ng X. Okay. O, input na. 120 over. O, yung R, palitan mo ng X. Alpha X over 2. Ayun. Arrow right lang tayo. Isa pang arrow right. Okay. Paano papalabasin yung equals? Pindutin nyo lang yung alpha calc. Lalabas na yung equals. Tapos, 100 over 10,000. Okay, then arrow right, pindutin mo yung plus, 100 ulit, over, alpha, close parenthesis, then over, 2. So, lalabas na, makukopya mo na to, kaya lang yung R, palitan mo lang ng variable X. Okay, then, pindutin mo lang sa calc U, shift, calc, equals. Ayun, lalabas na, antayin nyo lang, medyo matagal lang. Matatraffic lang ng konti. Ayan, tingnan natin to. Ayun, doon, lumabas na. Ano sagot, mga kawerpa? 4,000. 4,000. Yun, yung X mo ay 4. Ayan, nakikita nyo yung 4,000 doon, mga kawerpa. Eto, mga kawerpa, 4,000 ang sagot natin. So, therefore, our R is equal to 4,000 ohms. Ayan. O, ito yung problem na kung saan, kung meron akong 40 students sa classroom na nag-e-exam, ang makakakuha nito mga less than 10 students lang. Alam nyo kung bakit? Isa sa dahilan, hindi ko binibigay yung choices. Nakatago yan. Sir, wala bang choices? Wala. Secret. O, dinetest ko kasi yung mga estudyante ko eh. Okay, magalala sa board, may choices na yan. No? Okay. Kasi gusto ko muna ma-establish yung principle sa kanila. Huh? Yung konsepto. Dapat alam nila konsepto. Okay? So, that is very hard. No? Very hard. Very easy. Okay? Very easy lang yan. No? Huwag mo tingnan na mahirap. Kasi pag tingin mo kaagad sa board exam question, mahirap. Wala na. Sira na loob mo. Okay? Huwag masisiraan ng loob, ha? Tandaan natin yan. Okay? Huwag masiraan ng loob. Gagaling ka pa. No? Sabi nga sa commercial. Okay? So, kandiyan na lang mga kawerpa, no? Oh. So, tapos na po ang aking topic for today. No, not unless may mga question. Okay? Paki-gallery view sila para makita ng ating mga kaibigan sa Facebook Live na tayo ay mayroong online classroom. Okay. Oh, sige, yan. Oh, parang may narinig ako. Si Chin ba yon yung magtatanong? Chin, may tanong ka? Ay, hindi naririnig. Paki-mic test muna. Hello, sir. Yan, malayo kasi si Chin. Nasa Mindanao pa eh. Eh yon, rinig. Yon, maganda. Kahit nasa Mindanao, no? Pwede tayo mag-online class. Sige, Chin. Hello, medyo sir. Naririnig na kita. Ano tanong mo dyan? About po dun sa ano? If ever na makapasa ng RME, paano po makapasok ng ano? Yung may sinasabi po kayo na school, di ba? Ah, yung ETF. Oo, kala ko related sa tinuro ko. Sana yung related muna sa tinuro ko. Gets ko naman po yung... Ah, gets naman. Okay. Wala, sandali muna, Chin, ha? Baka merong magtatanong related sa tinuro ko muna. Yung technical. Dito, yung tinuro ko. Yung problems 1 to 10. Yun muna gusto ko. Wala ba? Sherwin, ikaw, yung 10 item ba naintindihan? Ayun, may nagtatanong si anong pangalan? Parang latecomer siya. Bago lang ba siya? Kaka-join niya lang.
First time mo lang ba, Jonathan? Opo. Ngayon ko lang po nakita yung post nyo. First time lang pala. Anong oras ka nag-join? Actually, ngayon lang po. Oo. Advice ko sa iyo, manood ka sa aking YouTube channel, ha? May mga uploaded video tayo doon. May ilalagay ako sa ano. Ah, sandali muna, Jonathan. Okay, para maintindihan mo. May ilalagay ako sa playlist, okay? Sa aking YouTube channel, yung Reggie Marina YouTube channel. Gagawa ako ng playlist. Ang title, para siyang folder sa computer, no? Ibig sabihin, nakaseparate na yung mga topic about RME Fundamental Course ang pangalan ng playlist. So, kung first time ka lang, kasi ano na to eh, marami ng topic kaming na i-discuss. Yung iba nasa YouTube channel na, no? Actually, lahat doon, doon na sa ating YouTube channel. Mamaya, kakausapin ko kayo yung nasa Zoom class. Kasi ngayon, nasa Facebook Live pa tayo. I-specific ko kung ano yung mga papanoorin nyo. Ganun din po sa ating mga kaibigan na viewers sa ating Facebook Live, mga kawerpa. So, ino-open po namin sa inyo to the public, no? Ang Master Electrician Fundamental Course, no? Except lang yung aming pong review, no? Kasi confidential na po yun, no? Not unless mag-enroll na po kayo sa amin. Pero itong particular program ng Powerhouse or NPHT Review Center, ilalagay po namin ang lahat ng lectures namin sa aking YouTube channel na Reggie Marina YouTube channel. Kaya kahit hindi kayo naka-attend before, first time ka lang, no? Makita mo yung first topic, i-arrange ko na po para sa inyo, mga kawerpa, no? So magsisimula po yung first topic natin kasi sa ano eh, Electrical Principles 1 2 3 4. Tapos ano pa? Yon yung meron pa akong ilalagay na talagang pagka-view nyo, nag-view kayo, maintindihan nyo talaga yung topic na ito, no? Yung pinag-aaralan natin, no? Eh kaya lang kay Jonathan, kung kaka-join niya lang, talaga maraming tanong 'yan. Jonathan, para ma-reduce yung mga tanong mo, ha? Panoorin mo yung YouTube channel ko, clear ba tayo? Kasi sigurado, baka yung itatanong mo, na-discuss ko na yan eh. Pero sige, pagbigyan ka rin namin, ano ba yung tanong mo? Yun nga po yung itatanong ko, sir, sinabi niya na. Baka ayun pala. Oh, nasagot ko na. Ah, sige, sa YouTube channel ko na lang. Oo. Sige. Oo, sige, yung pala, nasagot na pala kita. sige. Yung ano, yung ang ibig ko sabihin ba, itong 1 to 10, 'di ba, diniscuss ko. Baka may tanong lang kayo sa principal, no? Meron ba? Wala. Oh, kung wala, okay, kung ang tanong nyo iba doon sa ano, hindi doon sa 1 to 10. Okay lang naman. So tulad ng tanong ni Chin. Oh, sige nga Chin, balik nga sa iyo. Ano yung tanong mo, Chin? Tungkol ba doon sa pag-aaral ng electrical engineering ba yan? Hindi ka namin marinig. Paki-ano siya, unmute. Apo, about po doon, sir. Oh, sige, naririnig na kita. Oh, sige, ano yung tanong mo doon? Pag license RME na po. Paano mag-apply doon? Ganun ba? Okay, sa ngayon, actually, I'm doing some research about that, no? Although may mga friend ako na meron silang BSEE mentoring, no? Yung isa sa aking kaibigan, si Engineer Elige, no? Ire-refer kita sa kanya, ipo-forward ko sa inyo yung kanilang ginaganap na BSEE mentoring, no? So, Manila is, lang po ba? Ano daw? Sa Manila lang po ba yun? Wala po ba sa ibang online, lugar? Online naman. Online yung kanilang mentoring eh. Hindi ko alam yung detalye ng mentoring nila. Pero ano ha, ganito. Mag-RME muna kayo. Mag-RME muna kayo bago kayo mag-BSEE mentoring. Dito muna tayo. So hindi ko naman ipagdadamot. Isa sa kaibigan ko si Engineer Elige. No? Kasi estudyante namin siya dati. No? Joel Elige. So, isa siya sa nagko-conduct ng BSEE mentoring, no? So actually coordinated kami sa isa't isa, no?
So, kasi sila yung mas nakakaalam ng mga steps, kung paano mag-apply doon, ano ba yung mga pinapa-exam doon, para may idea lang kayo, i-mentor nila kayo, no? Kami, ang part lang namin is ito, yung general info lang na po pwede yun, yung specifics sa kanila na yun, no? Tapos, kami naman, ang party namin, matulungan namin kayong makapasa sa REE, RME, REE board, no? Yun naman ang party namin, no? Pagdating sa preparation nyo sa board exam. So, i-ano na lang. Sige, meron tayong group chat. No, kung hindi ka pa kasama, yun pang advantage nitong ginagawa natin. Merong group chat kaming gagawin. Actually, meron na eh. I-jo-join na lang namin kayo. Kung hindi pa kayo kasama, welcome po. Ganun din sa mga kaibigan natin sa Facebook Live. Kung gusto nyo mag-join sa aming pong group chat, no, ng mga kawerpa. No? Dash RME. Yan ang pangalan ng ating GC. Mga kawerpa. Okay? Yan yung group chat. No? Okay. So, wag muna kayong mag-leave kasi meron kaming registration, e-registration ngayon na isesend ninyo, okay, dito sa ating Zoom GC. Okay. So, ganun, ha? So, isend ko na lang yung detalye niyan, yung ano, i-screenshot ko yung kanilang Facebook, ano, yung Facebook nila. So, malalaman nyo, makipag-coordinate kayo sa kanila kung may mga tanong kayo, specific question, ano ba yung mga requirements na yan. So, wala pa tayong masyadong hawak na data dyan. No? Ang alam ko lang, ano dyan, nasa internet din naman yung mga requirements niyan. Punta kayo sa, ano, website ng Manuel S. Enberga, Victor ito, University Foundation. Punta kayo sa website nila. Tapos, punta kayo sa ETAP. EETAP. Something like this. Expanded Tertiary Education Appreciation Program. 1 year lang kayong mag-aaral ng BSEE dyan. Pero dapat maipasa nyo muna RME para yung qualification. Kasi may interview yan. May mga initial interview examination yan. Pag RME license ka na, malaki na yung advantage mo na matanggap ka sa program. Yan ang binabanggit kasi ng mga reviewees namin eh. Yung mga nag-board exam. Sa kanila lang kami honestly natuto din nitong ano nito, meron palang ganito na 1 year ka lang mag-aaral, kaya lang medyo malayo yung school, pero worth it naman, sulit. 1 year ka lang mag-aaral, kaysa mag-aaral ka ng 5 taon ng BSEE, nako, eh, tapos ang mga profesor mo pa, mga terorista. Mga talagang papahirapan ka ng matindi, ha? Sa mathematics, no? Iikot ang utak mo, no? So, dito na lang, no? Shortcut, napaka-shortcut na program, no? Biro mo yung 5 taon, I don't know kung paano nila ginawa, no? So, yung 5 taon, kukompress lang sa 1 taon, instant naman yan. Alam ko, ang requirement yan, at least 5 years experience, no? Mga high school graduate, pwede yan. At minimum, high school grad with 5 years electrical experience. Yun nga eh, kaya nga kung meron kang RME license, pasok na raw sa bangayan, pag RME ka. Malaki na ang advantage na approve ka na sa program. Kasi hindi po basta yan, makakapasok kayo dyan. May mga initial requirement, qualifications. Doon, matutulungan din namin kayo sa mga qualifications na yan, mga requirements. So, kaya, join kayo sa amin, no? Matutulungan namin kayo dyan. Coordinated din naman ako doon sa ating kaibigan, no? Si Engineer Joel Elige, no? So, coordinated kami niyan sa isa't isa, no? Kaya, pag may mga specific questions, in particular na dito, binabato ko rin po sa kanya yan. Yan, mga master, itong napakagandang balita nito, no? Okay, hindi lang magiging RME ka, mga electricians natin. Sana, taasan nyo na pangarap nyo. Kaya na sinabi ko, hindi kailangan napakagaling sa mathematics. Nakita nyo ko kanina, 6 plus 8, kinakalkulator ko pa. Ha? 48 divided by 8, no? O nga pala, 6 nga pala yon. Nakita nyo? So, ibig sabihin, meron kayong pag-asang nakikita. Okay? Ay, tama pala si sir. Di pala kailangan mamatalino sa math. Hindi kailangan.
no? Para maging engineer, kahit anong engineer ka pa, hindi kailangan ng, yung ang nasa vlog, eh, civil engineer pa yun. Siya nagsasabi, actually, sa trabaho ko, wala namang calculus dito sa trabaho ko. A simple arithmetic. Ang calculator ko dito, yung tumutunog lang. Pang grocery, pwede na. No? Oh, gano'ng kalaki yung area o ilang hollow blocks? O multiplication lang yun. O, tapos, ilang percent ito? Okay, eto lang. O, simple mathematics lang ang ginagamit sa trabaho. No? Yung mga calculus na yan, mga Laplace transform na yan, no? Yung mga integral na yan, hanggang board exam lang yan. No? Magagamit nyo yan sa board exam. Not unless magiging engineer kayo, mapunta kayo in particular sa matinding mga equipment design. Doon, meron daw mga calculus doon, no? Mga differential equation. In fairness, naririnig ko yun sa mga colleague ko. Pero most of the work, no? Eh, lalo kung kayo'y nasa, tawag doon, research and development, yan, kailangan ng matinding theory dyan, no? Pero most of your work will be dealing with arithmetics, no? Sapat na yun, no? Magtrabaho ka sa construction. Alam nyo, ako, nag-design ako, wala akong ano, no? Eh, pinapara sa akin ng mechanical engineer yung design, no? Babayaran niya kasi ako kagad. Eh, wala naman akong calculator, hindi ako makalabas ng bahay. No? Ginawa ko, yung calculator ko lang, cellphone, pwede na, no? Yung calculator lang na tumutunog, pwede na, no? Makakagawa ka ng electrical design, hindi, walang sine cosine. No? Kaya sabi ko sa inyo, magiging engineer kayo kahit hindi ka, siguro ngayon nyo lang narinig to, no? Kahit hindi ka magaling sa math, pwede kang maging, yung iba kasing engineer, pag tinanong mo, hindi, kailangan magaling ka sa math. Engineering ka ba? Kasi ako, magaling ako sa math. Ay, hindi po ganun. Ako po ay isang lisensyadong REE at master plumber, no? So, hindi nyo po kailangan matalino sa math. Basta ang mahalaga, nasa puso mo ang math. Yun lang po. Okay? Nasa puso mo ang mathematics. Kasi pag nasa puso mo ang isang bagay, everything will be easy for you. No? Okay? Maging enthusiast ka lang. No? Enthusiast. Interesado ka lang dapat. Mahal mo dapat yung math. No? Yun ang masasabi ko. Hindi mo kailangan magaling sa math. Dapat mahal mo ang math. No? Sabi nga nung isang t-shirt na nakita ko, partner, no? Matt, ah, binigyan ba naman ng meaning? I disagree with this eh. Biro mo, binigyan nila ng meaning tong mathematics. T-shirt, no? Nakalagay, no? Ito yung nakasulat. Matt, mental abuse to humanity. No? Matt. I disagree. Biro mo, Matt daw. Matt, M-A-T-H. Mental abuse to humanity. I disagree with that t-shirt. Okay? Math is not a mental abuse. No? Math is God's gift to us. No? Araw-araw may mathematics tayong na-encounter eh. No? Lalo pag kinsenas katapusan, di ba? Nagko-compute na, di ba? Ba't ito lang ang sinueldo ko, ha? Oh, mathematics 'yun. No? Okay, mga kawerpa, ha? Oh, sige, may concern pa ba kayo diyan? Hindi pa tayo kumakala sa Facebook kasi general concern to, maganda rin marinig ng ating mga kawerpa. O sige, ano pa? May concern kayo dyan? O yung pang advantage ng nasa Zoom ha, nakakapagtanong sila ng live sa atin. May interaction. Kasi pag nasa Facebook lang, hindi sila nakakapag-interact sa atin. Although nakakapag-comment-comment lang sila doon. No? Wala na mga kawerpa, concern? Oo, yung mga nasa Zoom class, mag-uusap pa tayo, wag muna kayong kakalas. Please do not leave, no? Magli-leave lang kami sa Facebook Live. Okay, sa ating mga viewers sa Facebook Live, no? Ilan ba yung naka-view sa ating sa Facebook Live, partner? Ayun, so maraming salamat sa ating mga viewers, no? Sana po ma-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan, katrabaho, kaklase, no? Kasintahan, kaaway. Pati kaaway nyo, no? Sabihan nyo sila, no? So, na oh, sige, para matuto ka, no? Eh naging kaaway mo sa project site, eh, no? Mahirap daw mahina kang umintindi, no? Mag-training ka dito sa powerhouse, libre lang. Okay? Sige, so hanggang diyan na lang mga kawerpa sa ating mga Facebook viewers. Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe.